Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So pagkatapos po maligtas ng bawat isa, ito na po dapat ang susunod na mangyayari sa lahat. To grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Upang yung kaligtasang tinanggap ng lahat ay kanyang ma-enjoy, ang pagdating ni Jesus sa kanya ay kanyang ma-enjoy. At mapakita sa lahat ang malaking pagkakaiba nung siya ay wala kay Jesus at ngayon siya ay na kay Jesus. For the more we grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, the more we become fruitful, productive, producers, miracle-working people who live in the realm of the supernatural. Slip your hands. No one moving, just slip your hands. Just enjoy the Holy Ghost. Something good and great and awesome, glorious, unexplainable is about to happen today. Something good is about to happen today. Something good is about to happen today. Something good is about to happen today. No one moving. It's time to receive. What a generation. What a generation. What a generation.
one moves. Just receive. Lord is walking. He's in the midst of His children. What a choice. What a choice. No one moves. Just receive. God has spoken. You believe it. So you have it. There she goes. There she goes. There she goes. Do you come to receive, sister? So you will receive. When we leave the presence of God empty-handed. Yeah. 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 Do you see the work of God? That's glory. That's glory. That's glory. That's glory. Do you see that? Oh. Just receive. Oh my God. Oh, precious Lord. Oh, my Jesus. Pinakamagandang pa siya ang ginawa mo, babae ng Diyos. Lift your hands, please. Everybody, lift your hands and have more. You have no reason to stop. No reason. No reason. No reason. For 40 days, karanasan sa Lord yung visitation, kamangahamanga. Pero pag may ginagawa ang Holy Spirit, ang ibig sabihin, mas marami pa siyang gagawin at ibibigay. Isang natutuhan ko sa Lord noon hanggang ngayon, that God is unlimited. Oo, kung makakaroon siya ng pagkakataon sa church, gagawin niya ang ibig niya. Gagawin niya ang ibig niya. Hindi naman natin kilala ang maunawaan lahat eh. Kasi kung maunawaan natin lahat, hindi Diyos na tayo. But God give us the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Christ. The gifts of the Spirit is one of the solutions for us to have understanding and knowledge who God is. My God.
Play it very soft. Keep playing till I finish. Father, thank you for revealing to us what the world don't know. It is through your Spirit. The Holy Ghost teaches us about the things that is about to come, the things that is about to take place. But the Spirit of Jesus is the Spirit of prophecy. Darkness to the world, light to the church. Death to the world, life to the church. Fear to the world, faith to the church. Worry to the world, glory to the church. Anxiety to the world, peace to the church. Shame to the world, honor to the church. Sicknesses and diseases to the world, health, divine health to the church. Poverty to the world, prosperity to the church. Division to the world, unity to the church. Demotion to the world, unending exaltation to the church. Defeat to the world, victory to the church. Loneliness to the world, joy to the church. Ignorance to the world, wisdom to the church. Father, thank you for giving us our glory days. It's happening now. Thank you for sealing our life, our days, and our future with your glory. Thank you for making alive to us your word day and night, night and day. Thank you for opening our spiritual eyes and ears and understanding for us to see the wondrous things in your word. Thank you for loving us, Father, for being good, kind, gracious, and faithful to us. We are forever grateful to you. Let us shake this nation, your nation. Let us travel to Asia, to Israel, to the Middle East, to Africa, to Europe, to the West, to the four corners of the earth. Let us reveal Christ, Holy Spirit. Let us bring them to the will of the Father. Let us heal all the sick. Let us perform all creative, unlimited miracles with signs and wonders, following whenever we go. Oh, let them see the life, the works, the character, the ministry, the glory, the power of Christ. Let them know you are God and bow and worship you. Father, thank you. This is not the end, but only the beginning of more greater and greater and glorious visitation that is waiting for us. Thank you for speaking us today. We are ready to hear and to obey. So receive all the honor, Father. Receive all the glory and the praise. And all God's habitation, all God's dwelling place, everyone who are completing Christ, agree with me, and everybody say, Amen and Amen. A day to live and a God we serve. So today we will talk about the revelation of the Spirit, entitled Knowing Christ Who Lives in You. Knowing Christ Who Lives in You. So
So let us read the book of prophet Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24, and turn on to 2 Peter 3, verse 18. And I quote, "Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Nor let the rich man glory in his riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me." The Lord is speaking. That he understands and knows me. "That I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord." 2 Peter 3:18. "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." So pagkatapos po maligtas ng bawat isa, ito na po dapat ang susunod na mangyayari sa lahat. To grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Upang yung kaligtasang tinanggap ng lahat ay kanyang ma-enjoy, ang pagdating ni Jesus sa kanya ay kanyang ma-enjoy. At mapakita sa lahat ang malaking pagkakaiba nung siya ay wala kay Jesus at ngayon siya ay na kay Jesus na. For the more we grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, the more we become fruitful, productive, fruit producers, miracle-working people who live in the realm of the supernatural. At upang ito ay mangyari at maganap, kinakailangang maunawaan natin kung sino ba si Jesus na tinanggap natin at ano talaga ang nangyari sa atin. Colossians 1:27, I quote, "To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles." May sinasabi po ang apostol na salitang mystery, ang ibig pong sabihin, ito po ay not common thing, ito po ay hidden, ito po ay secret, ito po ay concealed, veiled sa mga Gentiles, ang ibig sabihin, mga wala kay Jesus. At ano po yung mystery na yun? Which is Christ in you. Yan yung mystery sa Gentile. Christ in you. But as far as we are concerned, that is not a mystery. That is the truth. That is our experience. That is what happened when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Which is Christ in you, the hope of glory. So ano ba ang nangyari nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay? Ano yung nangyari? So, tumira siya sa atin. Yun po yung born again. Born of God, born from above. God lives in us. At sino po ang tumira sa atin? Hindi po isang apostle, prophet, evangelist, teacher, bishop, theologian. But God. And who is that God? Jesus Christ. So anong nangyari sa atin nang tinanggap natin si Jesus? Tinirhan tayo ng Diyos. Nung wala pa tayo kay Jesus, ang nakatira sa atin, kasalanan. Yung buong katauhan natin ay sinful. Not some, not few, but everything in us, our nature, is sinful. That it was reversed when the Lord came into our heart, into our life. Yung sinful nature ay nawala at ang pumalit ay ang buhay niya. Kaya we carry, please hear this well, we carry
the life of Christ in us whenever we go. God lives in us. At ang Diyos na nakatira sa atin, ang Panginoong Jesus, ang pag-asa ng kaluwalhatian ng mga Gentile para maligtas, gumaling, lumaya, mapagpala, at maranasan yung naranasan natin. At ito yung sinasabi ko noon pa na in-stress ko for the past 36 years, nasa kalsada pa ako ng West Point. Hindi po pwede na merong tumanggap kay Jesus na ang buhay po'y normal, natural, at the same as usual. Kung ito po'y nangyari at nagaganap, ang unang-una pong may problema rito, at kung sinasadya, ay may kasalanan, ay yung pong nagtuturo sa fivefold. Dahil sila mismo hindi rin naintindihan ang pinapaabot ko. At yan yung nabungaran ko. Magmula nang maligtas ako, saan man ako magpunta sa Pilipinas at buong mundo. Ang Kristyanismo ay ordinary. Ang pagkakaiba niya sa maraming reliyon, wala siyang ribulto. Pero yung buhay, yung style, yung kilos, yung asal, yung galaw, yung gawa, ay hindi po nagkakalayo. Pag ang mundo nasa crisis din yung mga anak ng Diyos. Pagbagsak ang economy ng mundo, bagsak din po yung pananalapi nila. Pag may sakit ng mundo, kahit papano, sila rin po'y nakakaranas ng dinadanas ng mundong sakit at karamdaman. So we can go on and on and on and on. Makikita natin na parang walang pagkakaiba. But if we read the Bible, makikita po natin very clear na lahat po ng nabuhay sa revelation sinasabi ko, sa apostolic revelation na to, hindi po ganun na naging buhay. Ang unang-unang patotoo dyan eh, yung mga apostol na sumunod kay Jesus. Remember, hindi naman sila mga hybrid person. Hindi sila high profile. Ang high profile lang naman dyan, si Paul eh. Pero lahat, low profile person. Mga unknown, ignorant, fisherman, tax collector. People who hate and are hated by many Jews. Pero yung ginawa po nila ay hindi nagawa ng mga Pharisees, Sadducees, scribe ng Sanhedrin, even the high priest. May ikalawang testimony, buhay ko. Magmula na ako'y maligtas, hindi ako nabuhay na ordinary. Yung mga nararanasan natin dito, magmula na ako'y maligtas, sa loob ng 36 na taon, pamumuhay ko na yun kahit nasa kalsada ko. Hindi naman yan namimili ng lugar eh. Hindi rin naman namimili ng tao yan. Nasa pagkaunawa mo yan, sa sinasabi ko at pamumuhay mo sa apostolic revelation, pinipreach ko sa inyong lahat. Na kahit minsan eh, hindi ako nakonfine sa hospital for the past 36 years. Kasi naniwala ako sa Bible, labang ba't hindi tayo exempted sa pain, ano? Sa mga puyat, pagod, kadalasan nagiging daan upang magkasakit ang mga manggagawa ng Diyos. Pero I choose to believe na kahit anong pagod at hirap nila Paul, Peter, John, and James at lahat ng dinaanan po nilang suffering, na wala namang namatay sa kanila sa sakit kahit isa eh. Wala. Lahat ay namatay through martyrdom. Ang hindi lang naman namatay sa martyrdom dyan eh, si John the Beloved, old age, ang reason niya. Kasi nabuhay sila sa revelation sinulat nila na pinapaniwalaan ko. Pero subject ang lahat sa init, sa araw, sa ulan, sa pagod, sa puyat, sa kirot. Pero hindi siya nagkaroon ng penetration sa buhay nila. Kinabuhay ng mga apostol ang kanilang immunity at immortality. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag may revelation ka, babaguhin ito yung isip mo. Babaguhin ito yung confession mo. Babaguhin ito yung pananamit mo, yung ugali mo, yung lakad mo, yung asal mo. Lahat ay babaguhin ito. Ito ka kahapon, ano man yung gesture mo, action, reaction, bigla ka nakakuha ng revelation, minuto lang, kagaya na nangyari ngayon. So, ito na yung mangyayari sa iyo ngayon. You become a different person. Kagaya ni Saul, ang sabi ng 1 Samuel chapter 9 and chapter 10, chapter 10 verse 4, downwards. The moment na sumayad yung oil, which is the type of the Holy Spirit or the Holy Ghost,
sa noo ni Saul because the prophet Samuel anointed him. Yung oil ay nasa horn at ito'y pinour out sa kanyang ulo. Nung sumayad po yung oil na yan, again, the type of the Holy Spirit, kaagad, God changed the heart of Saul. He was a changed man. Saglit lang po yun. Bigla po siyang naging bago. Ibang Saul na siya. And he prophesied. And became a prophet. Isang reason ito kung bakit ayaw ng Diablo ng baptism ng Holy Spirit sa church. Itong pass it on, erroneous, nonsense, devil trick doctrine na ito. Na pinipilit po niyang i-customize, tama po yung term na ginagamit ko, i-customize sa bawat henerasyon. Pero yun pa rin po yun. Pinagaganda niya lang po yung doktrina niya at saka yung kanyang mga explanation. Pero yun pa rin po yun. Ayaw niyang makaranas ang baptism ng Holy Spirit ng church. Kasi alam niya kaagad, mababago ang lahat. Hindi mo kinakailangan tumagal sa kaka-seminar dyan ng isang buwan, G12 man yan, concerning intercession man yan, concerning caravan man yan, o patungkol sa anthropology, haramatology, soteriology, eschatology, ecclesiology, bibliology, pneumatology, angelology, demonology, satanology, bibliology, pneumatology, o lahat po ng klase ng theology, the doctrine about God. Ang kailangan mo lang is simpleng encounter sa Diyos. Ganun lang siya kasimple. But sad to say, hanggang ngayon, ang judge po eh, hindi natututo, matigas yung ulo. Mas gusto niya pang mag-seminar sa G12, 13, 14, 15, 16, seminar about gospel, presentation, prioritizing the gospel, mag-join sa movement at coalition, mag-Bible school, and much more. Para lamang magkaroon ng success at magkaroon ng divine difference sa buhay nila or change life. But it don't happen. Ang tagal po nun. Depende po yan sa doktrina ng so-called leader ng gawain na yan, ng mga binanggit ko. Pero 3 months man po yan o 3 years, 4 months o 4 years, 8 months o 8 years, parehas lang yun. Napakatagal po nun. Napakahaba. Ang daming process mong dadaanan. Pero ito, nung sumayad yung oil, are you hearing me? Nung sumayad yung oil, saglit lang, sa ulo ni Saul, he became a changed man. A different man. Kaagad. Here is Peter. Sino si Peter? Ayun, para mga bishop. Sigaw lang sigaw. Maingay. Ako, bishop ako. Maingay. Puntahan mo yung church, ilan kongregasyon, takot sa tao, takot sa virus, nakahawak sa theology niyang mali. Alam nyo, ako, ipagmamalaki ko yung mga bishop at mga so-called senior pastor at lead pastor here in abroad, kung yung pinaglalaban mong theology at doctrine, ay talagang tama. Pero ang problem, mali eh. So dapat, itong mga bishop na ito, baguhin mo to. Halimbawa, ito yung mga bishop, pinahawak sila sa doktrinang, oh, once you are saved, you are forever saved. So kaya, wala lang apprehension yung mga kawan, consciousness, na dapat silang mabuhay kagaya ng Panginoon, maging righteous, maging holy, mamatay sa sarili, mabuhay sa pagsunod, mag-soar high with the Lord, living in His faith. So pinuno nila yung isip nila ng head knowledge. Kasi yung doctrine eh. Once you are saved, you are forever saved, regardless of what kind of life you are living. Now, merong nangaral na apostol sinabing that is wrong. Mas magandang mabuhay tayo kagaya ng Panginoon
Para sigurado ang kaligtasan natin. So ayaw nila. So they quit, they stop, they got mad, they become resentful, and they miss God. Yun po yung problem. And second, walang masama sa doctrine kung nagbago ng buhay eh. Eh yung pagbabago pa atras eh. Hindi pa abante. Eh masama po yun, malungkot yun. Na istorya ng buhay. And then third, walang manifestation ng Holy Spirit presence and power. Pero ang sabi ng 1 Corinthians 2, 1-5, sabi ni Paul, kaya mga taga-Corinth, dumating ako sa inyo in fear and trembling. Not knowing any man except Christ crucified. And the gospel I preach to you is not out of man's intellect, understanding, learning, and education, but by the demonstration of the Spirit's power. Wala akong demonstration ng Spirit's power dito sa mga doctrinal issue na ito na hinahawakan ng marami. What is the reason? That your faith may not rest on man's wisdom, but in the power of God. And that is true. Ang mga taga-Corinth, hindi lang mayaman yan, matatalino yan. Alam niyo, pag nagpunta po kayo ng Greece, nagpunta po kayo ng Cyprus, pagaya ng nakita ko nung nandoon kami, alam niyo, mga tao doon, alam nila kung ano po yung ibig sabihin ng salitang fellowship eh, yung koinonia. Kasi araw-araw, naka-assemble po sila dyan. Yan po yung trabaho nila eh. Mag-search ng knowledge. Kung wala, hahanap po sila para may pag-usapan. Umaga, tanghali, hapong gabi, andiyan po sila. Nag-uusap. Ayun yung nabungaran ko nung nasa Cyprus kami. Kahit saan kami pumuntang lugar, yun ang nakikita ko. Baba kami ng tinutuloyan namin, pagbaba namin, doon na sila sa coffee shop. Alis kami, balik kami gabi, doon pa rin po sila. So they want knowledge. Kaya ang sabi ni Paul, look for knowledge. The Jews look for a sign. But we preach Christ crucified. Christ is the knowledge of God. The revealed knowledge of God. Christ is the sign of God to the Jew and the revealed knowledge of God to the Greek, to the Gentile. So, ito po yung kultura nila eh. Hindi sila wininipon sa pamamagitan ng mga debate na yan. Ng mga meet ng mga gods na yan. Amen. Sila Saturn, sila Jupiter, sila Hermes, sila Pluto, sila Venus, sila Diana, kung sino pa. Ang argument ni Paul sa kanila, demonstration ng power ng Diyos. And they turn around to Christ. Kasi wala silang nakitang ganun eh. Nagsawa na sila roon sa koinonia na yan, umaga, tanghali, hapong gabi, all over Greece, Macedonia, purihin ng Panginoon, Thessalonica, Philippi, nagsawa na po sila. They want something new. And here is Paul. Healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind. Yung mga bakla sa Corinth, tinitransform niya para maging mga lalaki, yung mga tomboy, tinatransform niya para maging babae. Amazed po sila. Ito mga doctrine na ito, this is not only irrelevant, dangerous, confusing, seducive, destructive, deception. Yung change life, hindi mo kinakailangan magpakadalubasa sa pag-aaral para mabago ka. Nung sumayad yung oil sa ulo ni Saul, automatic, nabago na siya. Di ba hindi na nangyari kay Peter? Si Peter eh, kagaya ng mga bishop, maingay. Sigaw ng sigaw. Sinasabing siya yung leader. Ito yung revelation niya. Ito yung position niya. Ito yung theology niya. Pero anong pinakita ni Peter? Backsliding. Anong pinakita ni Peter? Ignorance. Anong pinakita ni Peter? Doubt. Anong pinakita ni Peter? Unbelief. Anong pinakita ni Peter? Denial of Christ. Denial of the truth.
Pero nung siya po'y mababaptize ng Holy Spirit, ano nangyari kay Peter? He became a different man. Noon, sabi niya, Lord, magpapakamatay ako para sa iyo. Eh, nung hinuli ang Lord, tatlong ulit niyang dinilay si Jesus. Pero nung maranasan niya ang Holy Ghost, si Peter talaga nagpakamatay. At yung kamatayan niya, puno ng humility. Kasi siya ay nag-request kay Nero eh, na ipako siyang patiwarik. Ayaw niyang mapako upward, gusto niya downward. Kasi ayaw niya na mapako ang kagaya ni Jesus, hindi raw siya karapat-dapat. Kaya ang request niya, mapako downward, not upward. Sabihin, yung ulo niya, nasa baba, yung paa niya, nasa taas. Makita niyo yung request niya, no? Nasyak po si Nero, yung emperor, yung baliw na emperor ng panahon na yan. Baliw si Nero eh. Yung pumalit sa kanya, mas baliw din si Domitian. Kasi iba, nagre-request, ano, freedom, si Peter, martyrdom. Noon, wala siyang faith ngayon, sobra siya sa faith. Noon, wala siyang boldness ngayon, very evident. Noon, wala siyang wisdom, padalos-dalos lang siya. Kahit may revelation siya, hindi niya mahawakan, hindi niya matayuan. Madali siyang maswing, masway, mamove. Pero, nang maranasan niya ang Holy Ghost, hindi na ganun. David. Anong sabi ng 1 Samuel chapter 16? Ano niya naman ang istorya, naghahanap si Samuel ng susunod na hari o magiging hari. So, akala nga niyo si Eliab kasi magandang lalaki, bishop yung titulo, galing sa Bible school, matalino, magaling mag-English, may attache case, tsaka maraming bla 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 bla. Ngayon, puno ng doktrina. Ako, ang dami ko nakausap na tao at mga bishop. Convention ako sa Luzon, besides Mindanao, buong mundo. Eh, matagal pa yung gawain, nandiyan dyan ako, maagang dumating, tinitingnan niya mga atin. Ito na yung mga bishop. Oh, apostle, how are you? Nice meeting you. I'm bishop, blah, 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 so and so, blah, 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 blah. Nakikinig lang po ako. Ito yung sabi na Lord sa akin, apostle, blah, 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 blah. Hindi naman siya speaker ako. Conference ko yung convention ko yun. Pero siya ay blah, 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 blah. Okay? Ito yung sabi ng Diyos sa akin, apostle. Ako si bishop so and so. Ito yung aking organisasyon. Ito yung mga nasa ilalim ko, blah, 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 blah. Nakikinig lang po ako. Have they convinced me? Convinced me of what? Convinced me of what? Of their ignorance? Then later on, nung umiikot na po sila riyan sa glory, nagpapalahon ng iyak, at pagkatapos ng gawain, ilalapitan ko kakamayan ko, wala na yung blah, 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 blah. God silenced them. I'm not saying na ito po ay character ng lahat. But majority ay ganito. Yung pong maiingay, fake yan. Ulitin natin ha. Yung maiingay ng mga bishop at mga pato na blah, 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 mga fake yan. Hindi ko sinabi, hindi sila ligtas, pero fake yung kanila pong claim. Kulang sa proof. Kulang sa proof, kulang sa reality. Bishop, 30 kongregasyon. Walang full-time. Walang pambayad sa ilaw at tubig. Anong kamangmangan to at nakakayang kasalanan sa Diyos? Bishop, takot sa mga nasa paligid niya para buksan ang church kasi bawal sa subdivision. Hindi nagtuturo. Nagsasubmit doon sa erroneous law ng tao. Anong lasing kasalanan sa Diyos to? Bishop, yung service, napaka-igse, yung prayer meeting, kukonting oras, pero pag sila po ay nag-coke, nag-cake, nag-coffee, nag-chocolate, nag-banding, nag-ihaw-ihaw, let it flow. Tapos nag-i-struggle sa pera. So, itong mga ito, sa pag-iambisyon na maposisyon, e binulag na po ng kanilang kamangmangan. Inordinahan yung sarili nila.
Kaya ako, ang lagi kong sinasabi sa lahat na nakikinig sa akin, kasama na po kayo pati yung wala rito. Kasi yan yung nakita kong trending sa loob ng 36 years na biyahe ko. Sa dami ng nakinig sa akin, gumulong umikot, nakaniig ko for months, no, iba years, marami puro nangawala lahat. Sanay na po ako ron. Yun po yung unang buhos ng emotion. Ang reason kasi kung bakit sila nangawala, hindi dahil hindi totoo yung turo ko, hindi nila naranasan ng Diyos. Isa lang po ang sagot, ha? Ayaw nilang magbago. At yan ang reason kung bakit patalon-talon sila ng conference ng sinasamahan, ng pinakikinggan, ng binabasa at pinupuntan. Kaya at the end of the day, ang napuntahan nila ay maging kulto. Kasi hindi sila naghahanap ng truth eh. Ang hinahanap nila ay makakasatisfy sa kanilang pakiramdam at sasangayon sa kanilang maling theory, theology at teaching. Eh siyempre kung ayaw mo ng truth, kahit saan ka pumunta at kahit kanino ka humanap, wala kang pupuntahan kundi ma-deceive at pumunta sa lies. Kasi ayaw mo ng truth eh. Kaya lagi ko sinasabi sa lahat at inuulit ko ngayon at uulitin ko pa at hindi ako magsasawa. Pag makikinig kayo kay Apostol Renato Carillo, mababasag kayo rito. Mababago kayo. Ngayon kung kayo naglalaro, bukas yung pinto, help yourself. Ayun po yun. At kung bakit naman sila tumatagal sa isang movement coalition, sa isang samahan, halimbawa panalangin yan, karaban yan, halimbawa eh, pagpuproduce yan ng 12 alagad, 13, 14, 15 o marami pa. Eh kasi, ando doon yung compromise eh. Hindi naman natatak o natatakil yung mali sa kanila. Ang gusto lang nilang pakinggan ay yung sasangayon sa kanila. Pero yung pakikialaman ng Diyos yung buhay nila, yung ugali nila, yung ginagawa nila bilang may-ari, ha? Hindi po supervisor, hindi project manager, hindi architect, bilang may-ari ng iisang church sa ibabaw ng lupa, eh ayaw nila. Now, let me warn everybody and advise all hanggang meron pa maiksing panahon. Pag hindi po nagbago ang mga bishop at lahat ng patroki, sino nga pa? Kisabihin mo sa akin, 12 million yung member ng organisasyong ito, at ikaw yung national executive director. Magdagdag ka pa ng titulo. Kisino ka pa? I don't care, but let me say this. Mabigat ang aharapin mo sa Diyos. You will never escape God. Hindi ito bagong sinasabi ng lingkod ng Diyos. Sinabi ko na ito noon pa at paulit-ulit para akong sinowa sa panahon ko ngayon. Hindi tumitigil magsabi na dadating ang bagyo, mamamatay ang mga tao, sumakay kayo sa arko, pumunta kayo kay Kristo, makinig kayo sa akin, sumama kayo sa akin. Yun po ako. Hindi sinowa tumigil. It's the only way nang umalis na po ang ark. Pero sa loob ng ark, I believe siya po'y nagpipray. Kumihingi ng tawad sa katigasan ng ulo ng mga naiwan. 120 years siya nag-preach. Ganon sila ka-immoral, ka-stubborn. Wala siyang convert kahit isa eh. Ang na-convert niya, mga hayop. Amen. Pero sinawa ba'y defeated? Of course not. Sinawa ba'y nagsaya ng panahon? Of course not. Ginawa ni Noah ang utos ng Diyos. Successful po siya, victorious. Ba't natin sinabi yun? Inaligtas siya, pati pamilya niya. You see that? Ngayon itong mga mahilig sa titulo, hindi ko po sinasabi, no, na ito po'y pangkalahatan. Napakarami ko nakitang hypocrite. Napakarami. Parang si Jesus yan eh. Ang sabi ng John 2, yung huling verse, sabi ron, hindi kinakailangan kilalanin niya ang tao kasi alam niya kung ano ang kalagayan ng tao.
Hindi ka pwede maging lingkod ng Diyos pag ignorante ka sa mga kausap mo. Or otherwise, kung ignorante ka at di mo alam kung ano spirit nila, hindi ka man of God. Nag-claim ka lang. Not only, you are not in the spirit, but you are not full of the spirit. Pinagpalit ng church yung glory sa theology, yung truth sa thesis, si Jesus sa bishop, sa so-called lead pastor, spiritual director. At hindi lang po yan, ha? So ito, kayo mga Facebook lover, may matututuhan kayo rito. Maaaring mas magaling kayo sa akin sa bagay na ito, pero ito yung na-discover ko ito sa Holy Spirit. Hindi ba minsan, maraming bishop, mga tao, pinipraise ninyo, pagkatapos nagpapadala na lang po sa inyo. Tama ba yon? Kasi di ba, nakalagay doon, ad friend, tapos pagdating sa kanila, just to be confirmed, pagkatapos ang reply nila na na-confirm ka as a friend, ay pinapasok na nila yung post nila, nabasa na natin yun. Tama ba yon? Eh, ditawa ka naman. Kasi mayroon ka ng friend eh. Bishop to. Tapos ang dami niyang ano, ganito kahaba na explanation ng kanyang doctrine. Ako hindi ko alam kung nakaranas kayo niyan. Ako, sobra. Mahaba pa siya sa ano eh. Sa printing press. Araw-araw po yan. Talagang kukumbinsihin ka niya sa doktrina niya. Tatapunan kanya ng maraming verses sa chapter, gagamitan kanya ng Greek at Hebrew, at bibigyan kanya ng napakaraming emphasis with more illustration. Now, ito po yung malaking problema nito. Alam ba ninyo, hindi sila naghahanap ng friend. Ano hinahanap nila? Pans. Hindi kaibigan, tagahanga. Ba't ko sinabi yan? Yan. Tingin po kayo sa akin, ha? Ba't ko sinabi? Eh, kasi private po yung messenger nila. Hindi ka pwede magpadala. Nakalak. Sila lang yung padala lang padala sa'yo. Hindi sila po pwedeng padalan. Naka-private. Naka-close. Tama po ba yung sinasabi ko? Ako hindi ako magaling sa Facebook. Natutula ako dahil tinuruan ako ng Holy Spirit eh. Kasi marami siyang tinuturo sa akin. So, hindi sila naghahanap ng friends. Alam niyo, hinahanap nila? Fans. Ganyan din ang mga celebrity. Di ba, pi-friends ka niya, pero naka-close yung account. Papadala nga ng picture hanggang matulala ka at isang araw, isang gabi, sila na lang naalala mo pagkain, paniligo, pagtulog, nakulam ka na. At yung iba na puno ng hinanaki kasi nagpapadala siya eh, hindi pumapasok eh. Kasi naka-private. Yan. Hindi po sila honest na mga tao. Wala sila sa truth. Alam niyo kasi nasa truth, open yan sa exchange of ideas. Open yan sa exchange of opinion. And by the way, anong kinakatakot ng bishop o nasa truth siya? Sabi nila, hawak nila yung Bible. Like, okay. Let us argue. Out of love. Out of competition and contention and discord. Out of love. About your doctrine and about the doctrine of God which I'm presenting to you. Let us talk. Prove to me your doctrine is right and I will prove to you my revelation is right. Amen. At kung hindi tayo magkasundo rito kasi matigas yung ulo ng bishop at spiritual director at so-called lead pastor, so iwanan natin yan. Nanatili tayo magkakapatid sa Lord, gumamit tayo ng common sense para meron tayong common ground of understanding, ano yan. Hindi man tayo magkasundo sa theology, theory, doctrine na yan kasi matigas yung ulo mo eh. Yung change life na lang, sapat na yan. Now, kung medyo competitive ka, at sasabihin mo, eh, marami din namang change life sa amin. Kita mo yung congregation, 30. Dati, 3 lang yun, 30 na kami ngayon.
Eh, kahit 300 pa kayo, sige, go on. O di, pasok naman tayo sa panibagong common ground. Ano yun? Prut. Ito po ang totoo, ha? Kung bakit naubos yung follower ng Sanhedrin at ng mga high priest at ng high priest at bumubuo po ng coalition na yan ng Sanhedrin, kasi coalition to ng Saduceo, Escriba, Pariseo. Magkakasama sila sa isang coalition pero magkakaiba silang doctrine. Yung iba naniniwala sa pagkabuhay ng mga patay, yung isa ayaw. Yung iba naniniwala sa inyo, yung iba hindi naniniwala. Sumagulo. Kaya, sige, ito yung argumento mo. O tingnan natin yung bunga. Saan nakarating yung ministry mo? Naliwanag po ba yan? At kung bakit naubos po yung attendee ng Saduceo, Pariseo, Escriba at lahat ng member po ng Sanhedrin sa pangunguna ng high priest? Kung bakit naubos? Kasi wala sila sa katotohanan. At kung bakit si Jesus na nang dumating sa mundong ito ay walang member kahit isa, ay naabot ang buong mundo dahil siya po ay nasa truth. Anong tawag doon? Jesus said, "You shall know me, you shall know them, you shall know everybody by their fruit." Not their claims, fruit. Dapat nga magpasalamat sa akin yung mga bishop na ito eh. Why? Kasi ang akin lang naman contention, isa lang eh. I-prove nyo sa amin ng Lord at sa church na bishop nga kayo. Ay, hindi nyo naman ipuprove. Wala namang masama kung magpalit ka ng titulo, pastor ka na lang naman. Importante, papasok ka sa langit. I-prove mo sa amin ng Lord, sa church, sa pinapastoran mo, sa lahat, na spiritual director ka nga. Ay, pakita mo yung leadership ability mo. Tingnan namin yung determination mo, yung faith mo, yung holiness mo, yung integrity mo. Ano ba yung naitayo mo? Tingnan natin kung paano mo i-handle yung asawa mo, na babae, mga anak mo, mga apo mo. Ano ba yung leadership mo? Weak ba ito? Strong? Shaky ba ito? Stable ba ito? Are you with me? Ipakita mo. Kasi hindi kami ignorante sa Bible eh. Kaya kung yung pinapastoran mo, eh, naloko mo kasi kongregasyon yung walang alam yun, kami na nakakaunawa sa Bible, hindi pwedeng maloko kasi alam namin ang totoo, alam namin ang salita ng Diyos. Lakasan niyo yung palakpak niyo para malaman nilang alam niyo yung Bible. Ano po kultura sa church ngayon? Para silang celebrity. Hindi naman po lahat ng celebrity, no? Hindi natin siguro mga ilan. Eh, kinakailang may tungtungan yan para sumikat. Yan po ang nangyari sa church ngayon. So, sino yung nasa limelight, sino po yung sensational, sino yung spectacular, pero hindi supernatural, nakakabit sila roon. At syempre, na-upgrade ka eh. Dahil nakakabit ka roon sa kilala. Parang langaw ito eh. Amen. So, akala ng langaw, nung siya po ay dumapo sa kalabaw, kalabaw na siya. Pero alam ng kalabaw, langaw siya. You see? Kaya dapat magpasalamat sila kay Apostol Renato Carillo nagmamahal sa kanila. Kasi alam ko yung nagmamahal, nagkukorek yan. Yung nagkukompromise, hindi nagmamahal yan eh. Naghahanap yan ng pants, ng tutungtungan. Please believe me. Nasakit po itong salitang ito, pero totoo ito. Napakarami sa fivefold, ginamit lang ang mga tao
ang mga anak ng Diyos para makinabang sa buhay. Nakakalungkot. Hello. So, anong sumunod na kabanata? Yun. Nagnegosyo si Bishop, nag-sideline, binabasa kongregasyon. So, lahat sila negosyante, pero Bishop yun. Mahirap bang paniwalaan na ito yung mga Bishop, pero walang full-time kahit isa, lahat negosyante? Hindi. Ba't mo sinabing hindi? Bukod sa sinabi ng Bible, nakita ko siya. Kasi alam niyo, ang apostol, lumaki ko sa church. Bago ako nagpangusyan sa office ko, pinalibot ako ng Diyos para tingnan ng church. Yung kalagayan niya, para matuto. Dami ko pong nakitang ganyan. Ngayon, marami pa rin. Kaya lang, hindi ko na tinitingnan. Nagsawaan ako. Pinupulpito ko na lang. Tinitelevise ko na lang. Niraradyo ko na lang. Pini-Facebook ko na lang. Ni-YouTube ko na lang. Wino-worldwide ko na lang. Tinatrumpet ko na lang. Amen. Look to me and hear this. And God give you understanding. Kung hindi ka makakasabay sa move ng Diyos ngayon, kanino ka sasabay? Kanino? At pag silang paniwalain ng Diablo at ng kanila pong hypocrisy at wrong ambition at intention sa puso. Kasi marami rito, they want to be known even though they are not qualified. Na may move ang Diyos dito at yung move ng Diyos doon eh, iba kaysa sa kanila. Pag nag-move ang Diyos, i-cover niya ang lahat. Kung hindi sila sasabay sa move ng Diyos ngayon, kanino sila sasabay? Huwag nilang sabihin sa akin pag nag-rapture ngayon at naiwan sila eh, may rapture pa bukas. Para sa kanila kasi exclusive sila. Sa rapture, hindi po pwede yun. Bakit hindi nabuhay ang church sa karunungan? Ayaw niya na apostolic revelation. Sino po ba yung nag-pray sa Bible? Sa mga sulat na yun, mga epistle? Nakakakitaan po ng wisdom ng Diyos? Sino? Bishop ba? Pastor ba? Evangelist ba? Prophet ba? No. Apostle. Basahin niyo yung mga letter ni Paul. Huwag lang po yung Ephesians. Loaded po yan ang Revelation. Ephesians 1:15 hanggang 23. Ang prayer niya, that they may be filled. Sa Ephesians chat, with the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ. Magkakasama yung spirit of wisdom, revelation in the knowledge of Christ. So para maging eligible ka kay Jesus, kailangan mo ng karunungan, that is the right decision, at revelation. Hindi sapat nagbabasa ka ng Bible, may doktrina ka hinahawakan dyan at nagkukot ka ng mga verses at chapter kasi minemorize mo. Mabuti po yun. That is not enough. The Holy Spirit must introduce, reveal, make known Jesus to you. Na-memorize ko yung Bible, 3 buwan ako sa Lord, Matthew to Revelation. Pero kahit na-memorize ko siya, nakukot ko siya na walang bukasan ng Bible, hindi sapat yun. It is only when I ask the Holy Spirit to open my spiritual understanding, to give me the spirit of wisdom and revelation. Ano ba yung revelation? Ito lang naman yun eh. Ito ang Diyos, kinausap ka, nagsalita sa'yo, revelation yun. At ganun kabilis kang mababago. Kasi sa likod ng kapahayagan, bisitasyon ng Diyos. At kahit tulog ka na, buwan na ang dumaan at lumipas, naglalagablab pa yung puso mo. Kasi lahat ng galing sa Diyos, magpapaapoy sa'yo. So ayaw ng church noon. Gusto niya libro ni Brother Soinzo.
gusto na teaching ni. Napakarami kasi mga libro nagkaalat dyan eh. Eh okay naman po yung mga libro na yan. Wala ka bang balak magkaroon ng bagong revelation ngayon? Limawa, teaching ni Spurgeon, ni John Wesley. Tama lahat dyan. Napakaganda po niyan. Ni George Muller, mga man of God yan. I appreciate George Muller a lot. Kasi man of faith yun. Walang kagaya yung faith nun. Dimingi ng tulong sa tao. Yung mga orphanage sa London eh. Pinorobide ng Lord lahat yan. Ang reason lang, marunong siyang lumuhod. Simple lang yung prayer niya. Walang pandaraya, walang pagsisinungaling mula sa pusong malinis at commitment sa tungkuling inatang sa kanya. If you would, sa mandate. Consume siya nun eh. Tiniyaya niya buhay niya ron. Ito pa nga nakakalungkot sa mga bishop at mga pastor. Sinasabi may pinagagawa ang Diyos. Eh wala ka naman pinakikitang commitment doon sa sinasabi mong pinagagawa ang Diyos sa iyo. Tinanggap mo sa Lord. Wala kami nakita na nagpapakamatay ka ron, eh, hindi ka nakukonsume noon. Ano yung kalokohan? Alam niyo, yan po ay hypocrisy, pagsisinungaling, panluloko sa Diyos na hindi mo pwedeng lokohin. Ito po totoo eh. Ito totoo. Pag may mandate ka, i-consume ka niyan. Itataya mo buhay mo riyan. At ito po ang totoo, walang papalakpak ka, hindi ka patutulugin ng Diyos. Mali bang magpailalim ka riyan? Wala akong kausap dito. At in case lang na hindi mo sinasadya na pasarap ang tulog mo, gigisingin ka niya. Kasi meron siyang pinagagawa sa'yo. Eh, ito walang ganun. Hanap ng makakasama dito. Takbo ng pupuntahan dito. Sama sa coalition dito. Hanap naman ng speaker dito. Tingnan niyo yung mga Facebook ngayon. Nakalipas, dami kong nakita. Online. Daming speaker, Diyos ko. Napakarami. Iba, topic faith. Iba, ano? Family ministry. Ito magaganda po lahat. Dito po ako nami-misinterpret eh. But anyway, papaliwanag ko po ito kasama ko ang Diyos. Sabihin na po natin tama in respect to them. Pero kulang po yun. Iba ang apostolic revelation. Iba ang apostolic experience. Iba ang apostolic spirit. Iba ang apostolic. And by the way, bakit ganyan ka apostol kaya nami-misinterpret ka nila? Ito po sagot ko. I have a godly jealousy. Bilang end time apostle, pag ang church na pupunta kung kani-kanino na walang mandato. At kahit ayoko, itigil ko, you must believe me, gigisingin ako ng Diyos. Pag tumakbo ko, habulin niya ako. At pag umayaw ako, tapos ang maliligayang araw ko. Dahil maraming inimbis ang Diyos sa buhay ko. Hindi ganun kadali magtayo ng general. It takes a lot of war, experience, understanding, educational training, experiential training. Especially, bababa na siya. Dahil pag naging apostol ka, sa araw at oras na naligtas ka, alam mo na kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. At ang susunod na kabanata, malinaw na sa iyo. Kasi ang una muna rito, surrender, submission. Kasi hindi mo ginagawa yan, hindi niya ibibigay sa iyo yung mga kapahayagang dapat mong maunawaan, hakbangan, puntahan, gawin. Ngayon ang sabi ni Paul eh, pakilagay nga sa screen 2 Corinthians 11:2. Ang sasalita po ay apostol. Pero bago ko po ito basahin na kasi meron salita rito ang jealousy. Si Pablo po hindi maingitin. Yung apostol hindi maingitin, hindi matampo, hindi maramdamin, hindi mapagtanim ng hinanakit at samahan ng loob, hindi makasarili, hindi sakim. Buti na pang malinaw yan. Kasi may salitang jealousy. Pinapaliwanag ko na walang ganong karakter ang apostol. Pero bakit po siya jealous? Naninibugho. Yung paninibugho pong yun eh, may kapalit mga luha, pagpapasya na, Lord, kahit anong mangyari sa buhay ko, bring me to the church. Give the church to me, O God. If it takes my life, I want the church.
because I was born for the church. For I am jealous for you with godly jealousy. Ayun. Ang jealousy naman pala ng apostol, godly. Maka-Diyos. Hindi naman pala yung, hindi pala masama ang jealousy, basta godly, God-given. Ang ibig sabihin, yung ang jealousy po ng apostol, pure, malinis, hindi para sa kanyang kapakanan, hindi para sa karangalan ni Kristong humirang sa kanya bilang apostol at kapakanan ng iglesyang pakakasalan ni Kristo. Walang papalakpak now. Let us move on. For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband. Sino po yung one husband na yun? Si bishop ba? Si evangelist ba? Si prophet ba? Si teacher ba? O sino man nag-claim na apostle siya? Spiritual director, lead pastor, chairman ng Women Coalition, theologian, dean ng isang Bible school, author ng maraming libro, yung may doctorate, may divinity. Sino po yung one husband? Answer me, hindi po ba si Jesus? Iyan yung pinaglalaban ni Paul. Iyan ang pinaglalaban namin mga apostol. For I betrothed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Chaste virgin. Ano niya yung salitang chaste to? Tinatakbuhan ka, inaayawan ka, galit sa'yo. Tinatalikuran ka, inihirapan ka, hinahabol mo pa rin. Yan po ang apostol. Hindi naintindihan ng mga bishop yan dahil hindi niya anointing yan. Hindi niya mandate yan. At kahit anong theology, ipalit niya riyan, unmatched. Kasi divine revelation yan eh. Nakatanim sa kaluluwa namin yan. Hello. Like a chaste virgin to Christ. Godly jealousy. Walang totoong apostol sa ibabaw ng lupa, anumang panahon ng kinabuhay niya, ay hindi makakaranas ng godly jealousy. Ako, hindi ko po sinisisi yung marami. Out of ignorance po ito. Malawak yung ating understanding. Pero sabi na maraming pastor, ako ang tatay. Ikaw yung tatay. Basahin mo sa Bible kung may sinabi yung pastor yung tatay. Pag meron kang nabasa, sabihin mo sa akin, magre-resign ako bukas, ikaw ipapalit ko rito. Wala akong nabasa ng pastor ang tatay na nag-represent sa God the Father sa church. Ang nabasa ko, paulit-ulit, apostol ang tatay. So pag narinig ko po yung kumikirot puso ko, umiiyak ako. Nalulungkot ako. Nakakadama po ako ng paninibog ko. Godly jealousy. Why? May mandate ako. Kailangan iharap ang church kay Jesus. Hindi sa politiko, hindi sa sarili ko, hindi sa movement coalition, sino pang speaker sa buong mundo, sino pang prophet. Kaya lahat ng prophecy nito ay nag-come to pass, hindi sa kanila. But to one husband, Christ, because the bride belongs to the bridegroom. Amen. Actually, ilagay natin yung verse 1. Mas mabigat po yung unang argument dito ng apostol. Pakilagay yung verse 1. Oh, that you would bear with me in a little folly, and indeed you do bear with me. Little folly, parang maliit na kamangmangan, parang maliit na sayang na panahon, parang maliit na kalokohan. But it is not so. Tuloy natin. Listen carefully, ha? But I fear. Meron palang takot ang apostol, no? Hindi po ito kagaya ng takot ng maraming. May delta, dedicated. May delta. Remove. Hindi po yung fear ng apostol. Eh, si President Vladimir Putin, pinag-aralan ko yung buhay nito. Maraming ayaw sa kanya, yung style ng leadership niya. Pero, ito pong taong ito, lumaki ito sa Orthodox Church. Kahit ganun po siya, conservative siya. Ayaw niya ng same-sex marriage. Ayaw niya ng divorce. Ayaw niya ng abortion.
Kahit ganun po siya, naniniwala siya sa Bible. Anong sabi niya? You Americans, US, you are no longer a Christian. Hello? Because the law that was passed in your land is against the Bible. Ang sabihin, nagbabasa siya. But I fear lest someone as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. But I fear, yan po yung takot namin eh. Hindi takot sa tao, hindi takot sa diablo, hindi takot sa virus o ano pang karamdaman niyan sa crisis, o sa sino pa pong terorista, aswang impacto mang kukulam, mamamatay tao. Nang maligtas sa mga apostol, lahat ng takot namin napunta na sa Diyos. So wala nang naiwan dito. Nanid na kami dyan sa salitang peer na yan. Kasi kung si Paul po may peer, kagaya ng peer ng maraming bishop, hindi sasabing, but none of these things move me, neither I count my life dear unto me, that I may finish the task of testifying to the gospel of grace. I don't count my life dear unto me. Hindi niya sasabihin yun. At hindi sabihin kay Timothy, Timothy, I fight a good fight of faith. I kept the faith, I finished the race. Bagus ang sasabihin niya, Timothy, Nero wants to beheaded mo tomorrow, but I make a plea and we settle with that compromise agreement. He set me free. Because I denounce Jesus. Kaya ang sabi niya, I was offered as a drink offering. My life was being poured out. Yung salitang poured out, ito po yung lalagay ng alak. Grapes, nilalagay sa baso, poured out. Yung pong ibig niyang sabi. Sabi niya nito sa'yo, wala siyang peer. Ang tanging peer namin mga apostol, lest somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ang peer po namin, kagaya ni ibang church, ay madaya ni Satanas. Yung peer namin, yung deception ni Satan, pumunta sa church. Hello. At idaan sa mga so-called leader na mumuno at tagapanguna ng gawain. Yan po ang peer namin, yung deception na makapasok sa church. And di ba yun ang ginamit ni Satan kay Eve? Deception. Have God said? Na hindi niyo pwedeng kainin yung bungang kahoy na ito. And Eve answered, ngayon lahat pinakakain sa amin maliban dito kasi mamamatay daw kami. No, you will not die. You will become God. Ayun po ang sinasabi ni Paul. Deception. At ang reason ng submission ni Eve kay Satan, siya po yung na-deceive. Tiniwis ni Satan yung truth. Yan po ang kinakatakutan namin. Ako personally, yan po ako bothered araw at gabi. Yung maling turo, yung twisting ng truth, yung pandaraya sa church in the name of theology, office, bishopry, movement, coalition, and so-called discipleship. At ang dami ng speaker na nagsasama-sama. Kaya hindi ako nagtataka. Ang daming speaker yung pinakinggan ng mga mananampalataya sa iba't ibang fellowship. Ang daming spirit na transfer sa kanila. Alam niyo, maganda marami speaker kung puro apostol yan. Pero yung nagki-claim lang na bishop, pero hindi naman talaga attested at confirmed na bishop, dangerous po yan. So your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ang gospel na tinanggap natin, simple. Yung explanation who Christ is simple. Hindi na kailangan dagdagan pa si Jesus. Siya ang nabigay ng completion sa atin. Hindi niya kailangan ng dagdag. Siya po ang kumpletuhan, perfection natin habang panahon.
Ano pong pinirehent na maraming churches ngayon? Theology, doctrine. Hindi si Jesus. Are you with me? Kaya, yung faith na mga tinuturuan nila, bagsak lahat, lusaw. Hindi mailigay sa Diyos, kay Jesus. Kaya pag may crisis, ayun, kung hindi nagkasakit, patay. Pero pag leader ka, kailangan idiin mo sa kongregasyon yung kahalagahan ng pagdating ni Kristo sa buhay ng lahat. Kasi malaking kalungkutan sa mata ni Jesus, ng God the Father at ng God the Holy Spirit, na yung pagtitiwala mo, wala kay Kristo na siya mong immunity, substance, divine nature, life, at immortality. Amen. Christ is in you, the hope of glory. Nakatira si Jesus sa inyo. Apostolic revelation. Ngayon, ito yung naituro sa church kaagad nung siya inaligtas. Abay, wala pong natural Christian at pastor at bishop ngayon, lahat supernatural. Wala na po yung mga discipleship na yun, 12 membro, 13, 14, yung iba ayaw madagdagan. Wala na po yung mga yan. Hello? Nakakalungkot pa nga ang discipleship dito, purihin ang Panginoon, discipleship tayo na discipleship, yung nagtuturo, hindi full-time. Anong klaseng discipleship yun na akong kausap dito? Hindi ko nabasa sa Bible yun. Pag sinabi kasi yung discipleship, iniwan mo lahat dahil kay Kristo. Handa mong gawin ng lahat, bayaran ng lahat. Batahin ng lahat dahil kay Kristo. Tapos discipleship yung nagtuturo, hindi full-time. Nagninegosyo. Ano niniwan nito? Anong pinaglaban nito? Anong ehemplo nito? Isang tinanong ako ni nanay. Sabi niya pa, hindi ko na nakikita ng umaten yung iba, yung mga may malakas sumigaw dyan at maingay at magpapalahaw talagang. Sabi ko, oo nga eh, hindi ko na nakikita eh. Eh bakit pa? Eh, kasi nagninegosyo yun. Nung matalaka ko yung negosyo, nawala. Pero habang hindi ko tinatalaka yun, umaatin. Kaya ang solusyon doon, para huwag silang mawala, huwag mong talakayin yung kasalanan nila. Ako ang kausap dito. Pero kung hindi naman natin tatalakayin yung kasalanan nila, dadami kasalanan at hindi natin trabaho yung talakayin natin kahit ayaw nila. Tanong naman ako ng isa nating full-time. Tatay, hindi po umating si Bishop. Eh kasi natalakay ko yung patungkol sa Bishop eh. Nasaktan siya kasi hindi naman totoo yung pagka-Bishop niya. Anong pinagtataka mo? Ngayon, kung gusto natin huwag silang mawala, huwag natin talakayin yung mga Bishop na yun. Talakayin natin pawn, rook, tsaka horse. Huwag Bishop. Eh, isa naman, tatay, hindi umaatin. Eh, kasi natalakay natin yung solicitation eh. Nagsosolicit yan eh. Huwag natin talakayin yan. Sabihin natin, okay lang na mag-solicit. Magsasama pa yan ang solicitator. Dadami attendee natin. Kaya lang, ang sabi ng Lord sa akin, magtayo ka ng mabubuhay kagaya ko. So, ang pinapatayo niya, tupa, hindi kambing, hindi ahas, hindi bulog. May nagtanong, alam mo masarap, karani ba ng baka o kalabaw kaysa sumagot? Sino nagsabi mas masarap yung karani ng baka? Ito, matatalino itong mga to. Ito yung hanggang wakas, Lord, makakasama natin. Kasi matatalino to. Parang mga ano to sa Duseyo eh. Amen. Inumpronta nila si Jesus. Ikaw ba talaga yung anak ng Diyos? Magsalita ka. Eh, ang Lord, mas matalino sa kanila. Hindi siya sumagot. Kaya naman tatanungin ko, yung bautismo ba ni Juan sa Diyos o sa tao? Ayaw rin sumagot ng mga pariseyo. Kasi pag sinabi lang sa tao, babatuhin sila. Kasi naniniwala mga taong propeta si Juan. At pag sinabi nilang propeta, mapapahiya sila kasi
bilang propeta, yung hula niya at prophecy niya totoo, sinasabi ni Juan, ito yung Messiah, si Kristo, nasa harap niyo. Eh, ayaw nila nun. Eh, hindi sila sumasagot. Now, ulitin natin tanong ha, matatalino to. Walang pariseo rito, alam ko rito, matatalinong tao. Tapos ito yung kamay na nagsasabing mas masarap yung karne ng baka kaysa kalabaw. Sabi ng iba. Baguhin natin yung tanong. Tapos yung kamay rito nagsasabing mas masarap yung karne ng kalabaw kaysa baka. Ayan, natalino to, Lord. Papasok sa langit yung mga to. Eh tama naman yun, kung di ko sigurado, ba'y kasasagot? Ang karunungan doon, hindi mo alam, manahimik. Tama yun. Ako sasagot. Depende yan sa tigas. Depende sa tigas. Amen. So si Jesus ang tinanggap natin. Kaya ang tanong ko noon pa eh, okay lang ka nakakilala sa Lord, Bishop, kapatid, pastor. Sinabi ganyan, ganyan. Oh, kumusta naman buhay mo? Daming pagsubok, kagaya ako ni Job. Diyos ko, si Job ba tinanggap mo para maging kagaya ka ni Job? Ikaw naman, kagaya ako ni King David, nahulog ako. Oh, si David ba tinanggap mo? Ba't di mo pa sinama si Absalom tsaka si Adonijah? Ay, ikaw, sister, kumusta na yung pananampalataya mo? Kagaya ko ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ba tinanggap mo? Makita niya, nangingiti kayo. Siguro, hindi tayo nakita-kita, di ko nasabi katotohanan, hanggang ngayon, yan ang confession niyo. Dapat ang sagot dun, o kumusta ka na kapatid, kailan mo tinanggap si Kristo? Sinabi yung panahon. Kumusta ka na ngayon? Eto, iniinyo yung buhay ni Kristo. Kompleto ako sa Kanya. Ako'y powerful, burning, in God, full of the power of the Holy Ghost. Untouchable, unstoppable, immovable, mighty, awesome, victorious, more than conqueror, God's end-time miracle working people, babae ng Diyos! Lalaki ng Diyos. Hindi mo kailangan maging 10 years, 15 years sa Lord bago ka makagawa ng himala. Nung araw at oras na tinanggap mo si Kristo, nagbago na buhay mo. Si Satan ayaw nang makita ang mukha mo. Nagtali, isang reason yan kung bakit tayo binautismo sa Espiritu Santo eh. Hindi lang para i-empower tayo according to Acts 1:8. Hindi lang para gumawa ng himala. Kundi para isil ang buhay ni Jesus. Isil. Hindi ba nakita niyo minsan yung karton, yung bagahe, di ba may laman sa loob, tapos eh, iniscotch tape na yung labas ng kahon, balikbayan box, pagkatapos nilagyan pa ng seal, minsan plastic na makapal, alam niyo yan, minsan aluminum, amen, anong purpose nun? Para siguruhin, hindi na sa loob, hindi madadamage. Is that correct? Yan, ang isang reason kung bakit tumira ang Holy Spirit sa atin. Para selyohan ang buhay na yan. At habang panahon, ay maging immortal kayo. Habang panahon, ay maging powerful kayo, maging glorious kayo. Habang panahon, ay maging miracle working people kayo. Habang panahon, ay maging untouchable kayo. Habang panahon ay nagahari kahit namumuno kasama ng Panginoon sa mataas na kalagayan! Amen. But ang Holy Spirit din ang magtuturo sa iyo kung paano nabuhay ang Lord. Yung lahat ng ginawa niya rito, bubuhay ng Holy Spirit sa iyo. Yun po ang revelation, Rema. A word from the Word. A now word. At yun po ang buhay ng mga apostol. We preach by revelation. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. In the book of John, chapter 7, verse 17, Jesus said, if anyone wills to do his will,
At yun po yung will ng God the Father. He shall know concerning the doctrine. Ayan, doctrine. Sabihin natin lahat, doctrine. Si Jesus, doctrinal yan eh. Kaya yung doctrine niya, truth. Hindi heresy, kagaya ng doctrine ng marami. Hindi copycat, hindi twisted, hindi perverted, hindi lacking ng truth. Concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ulitin natin ha. Adandahanin ko ha. Jesus said, if anyone wills to do his will, the will of God the Father, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. So, sinachallenge niya po ang lahat ng hearer niya, follower, detractor, persecutor. At ano pong sinachallenge niya? Yung kanya pong teaching, yung kanyang doctrine. Kung ito'y sa Diyos o galing sa kanya. So, ito po yung problema ng church ngayon, hindi niya pinuprove eh, na yung teaching niya galing sa Lord. Kasi, ginamit niya lang pangalan Lord, kinulan niya lang ng konting talata at kabanata, at sinamahan niya ng taming talino niya at pinag-aralan, ministry niya at pinangaral niya. Yun po ang problema. Pinagsama niya yung wheat at saka yung tares, hindi mo tuloy malaman, especially sa gabi, hindi mo na malaman kung ano yung barley rito, ano yung wheat dito, ano yung pig dito. Are you with me? But not Jesus. At ang basis daw po para malaman kung yung turo niya ay galing sa Diyos, revelation ng Diyos, o sarili niyang intinisyon, imbinisyon, karunungang kaalaman. Ang basis ay sila. Yung nakikinig sa kanya. Yung detractor niya, yung persecutor niya, yung opposition niya. Sila raw po ang basis. Ano po ang basis doon? Ulitin natin ha. If anyone wills to do his will, yun po ang basihan. Kung kayong lahat, the Lord said, sa lahat ng sumusunod sa kanya, ay gustong gawin ang kalooban ng Ama, malalaman niyo ko ang turo ko galing sa kanya o sarili ko lang. Ang basis ay yung pagsunod nila sa Diyos, yung pamumuhay sa aral niya. At ang reason kasi kung bakit yun ang basis, malalaman nila ang pagbabago ay magaganap sa kanila. At magiging iba ang karunungan nila, ang kapangyarihan nila, ang kaalaman nila, ang ugali nila, at lahat ng bigo sa buhay nila ay magiging tagumpay. Ang basis ay malinaw. Yung salita niyang ipinapangaral, kung ipamumuhay ng lahat, tapos na ang argumento, at masasabi nila, ito'y galing sa Diyos because I experience God. You see? Alam niya mga apostle, we are the revealer of God's mysteries. Naintindihan ko na ang kasulatan nun, na-memorize ko nga ang New Testament, pero sabi ko, Lord, this is not enough. I want more. Show me. Teach me. Be my teacher. Napagising ko sa umaga, Holy Spirit, thank you for being in my room. We will journey today in the realm of God. You will bring me to Jesus, to the will of the Father. Tuloy-tuloy na po yun. Kaya ako yun, nagkabahar din tuloy na magturo na understanding and experiencing God. Kasi marami kung bakit hindi nararanasan ng Diyos, kasi hindi niya kilala at naintindihan ng Diyos. Kahit magpray, hindi siya marunong. Alam niya lang, ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, pero isang Diyos, Trinity nga, Trinitarian tayo. Pero yung understanding kung ano yung function ng God the Father, understanding kung ano yung function ng God the Son, function ng God the Holy Spirit, hindi alam ng church. Kaya playing safe na lang siya. Basta naniniwala sa Trinity, pero hindi niya ma-enjoy yung fellowship ng God the Father, hindi niya ma-enjoy yung fellowship ng God the Son, hindi niya ma-enjoy yung fellowship ng indwelling God the Holy Spirit. Kasi kulang siya sa understanding, kaya kulang siya sa experience sa Diyos. But the truth, ang God the Father ba'y persona, sagutin niyo ako?
Ang God the Son ba ay persona? Ang God the Holy Spirit ba ay persona? Ayan. So, ibig sabihin, dahil sila ay persona, meron silang pakiramdam, may expression, may emotion. At bawat isa rito, nag-i-express sa atin ng kanilang feeling, ng kanilang heart, ng kanilang love, ng kanilang will para magawa natin. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 13:14, ang sabi ron eh, the grace of our Lord Jesus Christ, ayan, the love of the Father. So magkaiba po eh, yung kay Jesus grace, Father God love, and the communion of the Holy Spirit yan. Tatlo po binanggit din. Yung una, grace. Kanino galing? Kay Jesus. Ikalawa, love. Kanino galing? Kay the Father. Ikatatlo, communion. Kanino galing? Holy Spirit. Yung kanya-kanya silang function. Pero isa lang po ang pupuntahan. Dahil sila po ay isa sa lahat ng bagay. Maliwanag po ba yun? Kaya yung iba sa Holy Spirit nananalangin. Alam niyo, official prayer sa Bible, sa God the Father tayo nananalangin. Si Jesus ang may turo nun. Ganito kayo manalangin, Our Father. Amen. Sa God the Father tayo nananalangin. Kaninong pangalan? Eh, Jesus. Kaninong kapangyarihan? Pangunguna? God the Holy Spirit. Amen. Saan tayo nagpipray? Sa God the Father. Hindi sa Holy Spirit. Pinipellowship natin siya. Amen. Pero ang official prayer sa Diyos. Amen. Sino po ang object ng worship natin? Si Jesus. Si Jesus. So pag minahal natin si Jesus, maranasan natin ang pag-ibig ng God the Father. Pag pinaglingkuran natin si Jesus, i-honor tayo ng God the Father. Kasi mahal ng God the Father ang God the Son. Kaya pag kinabuhay mo ang Panginoon at naging kagaya ka ni Jesus, marinig mo yung tinig ng God the Father na nagsalita ng the same word na sinabi kay Jesus. Ikaw, ang anak ko, ang babae ng Diyos, ang lalaki ng Diyos, anuman ang edad mo, may asawa ka, wala, lolo ka, lola ka, tatay ka, nanay ka. Ikaw, ang aking anak, lalaki ng Diyos, babae ng Diyos, na aking kinakalugdan. Eh ngayon, yung doctrine, theology about God, puro head knowledge, walang encounter sa Diyos. Ako, totoo po. Alam to ng Diyos. Ayoko pag-usapan ng Diyos nang hindi mo siya mararanasan. Malaking kamalian yun. Ang scribe ng mga Levite, 7 araw nag-aayuno bago isulat ang pangalang Yahweh. Abbreviated po yan, Yahweh, YWH, Yahweh. Amen. Nagsasanctify ng sarili. Hindi basta sinusulat ang pangalan Diyos ng padalos-dalos. Eh ngayon, hindi ko po alam, pero hindi naman ito sinasadya ng mga kapatiran. Tingnan niyo po yung Facebook ng marami yung mga preaching sa buong mundo. Malalaman niyo yan. Inuulit ko po, no, hindi ito sinasadya ng mga kapatiran. Unintentional ito. Pero nakakalungkot. Dapat ma-check po ito para hindi na magpatuloy. Di ba minsan, nangangaral kahit English yung preaching, di ba sa ibaba meron pang sinusulat? Tama ba yon? At kadalasan, pagdating sa Diyos, yung G, small letter, hindi capital. Unintentional po yun. Malungkot ang Diyos nun. Misrepresentation ng Diyos yun. Hindi po yun ang Trinity. Kasi small letter G. Minsan sa mga invitation nakalagay doon, hindi sinasadya, small letter G. Ang word patungkol sa Diyos, pero yung words, hindi capital letter, small. Hindi po yun ang Diyos natin.
Pero inuulit ko, hindi sinasadya. Kaya ang mga scribe, ang mga Levite, pag nagsulat yan, maingat, dinadahan-dahan. Kasi Diyos yan eh. Alam nila yung law. Ano yung law? Kasama sa Ten Commandments, do not use the name of the Lord thy God in vain. So hindi lang po yun sa pangaral at pagtuturo, maging sa writing. Nababaliwala ang salitang God pag ang ginamit mo, letter G. Sinasadya o hindi, malungkot ang Diyos kasi hindi po siya yun. Words lang yan, ha? Ewa, paano kung ipangangaral mo pa? Ay, di ba nakakatakot yun? Pero theology, dapat, bago ipangaral ang sino man ng Diyos, naranasan niya. Eh, yun yung ehemplo ni Jesus eh. Ginawa niya muna bago niya tinuro. So ngayon, tinuturo muna, saka na gagawin. Para itong utang eh. Amen? Board now, buy now, pay later. Hindi po ganun sa Diyos. Ang totoong Kristyanismo, pinamuhay mo muna, ginawa mo muna, saka mo tinuro. Kasi kahit maganda presentation mo, maganda ang turo mo, perfect yung theology mo, head knowledge lang yun. Kasi hindi mo pa napapamuhay. Kaya hindi nyo napansin, pag may nagturo ng tithes and offering, simple yung paliwanag eh, kinikilabutan ka. Kahit madamot ka, magnanakaw ka lang, ikaw po convicted ka. Hindi man siya well-versed. Pero simple yung pagtuturo, simple yung karanasan ang pinapaabot niya, talagang nauobliga ka. Kabibigay mo lang eh, bubukasan mo na naman yung bag mo, yung pitaka mo, maghuhulog ka na naman, hindi ka makaresist. Why? Eh buhay niya eh. In-honor siya ng Diyos. Pero yung marami, pana-exhort, ang daming chapter at verse yung pinangalan, gumamit pa sila ng mga geographical location, historical location, and more explanation concerning Greek and Hebrew about giving, pero walang impact. Kasi hindi naman nila buhay. Hindi nila ginagawa. Ito kasi ang truth, mga minamahal eh. Hindi lang salita ng Diyos ang ino-honor niya, kundi yung buhay na nangangaral ang salita niya. Ito yung mga anak ni Sesiba na espiritista, tarot reader, fake healer, psychic healer, mananawas, ang kukula, mandiyan na lahat. Ay di ba may napuses? Dinideliver ng pitong anak ni Sesiba? Eh hindi umaalis yung demonyo rin sa poses. Yung sabi ng demonyo, si Pablo kilala ko. Si Kristong pinangaral ni Pablo kilala ko. Kayo mga anak ni Sesiba, mga tarot reader, pengso expert, sino kayo? And yet, nagpapalaya silang demonyo. Yun din ang ginagawa ni Pablo. Pero hindi sila in-honor na Diyos kasi yung buhay nila mali. Yung pangalang ginagamit nila tama, pero yung buhay nila mali, hindi in-honor ng Diyos. Pero si Pablo, purihin ang panong, kahit panyo lang yan. Yan ang sinasabi ko sa mga bishop. Kako, pag mangangaral kayo, dapat maunawaan nyo, kasama doon yung buhay ninyo. Dahil sabi ni Paul kay Timothy, anak niya, 1 Timothy 4:16, ingatan mo itong dalawang bagay. Una, yung turo mo, pati buhay mo. Dalawa, binanggit, upang nang sa ganun, maligtas mo yung buhay mo at yung nakikinig sa'yo. Ito, tuturo yung bishop at pastor. Ng kabanalan, walang manifestation ng holiness ng Diyos sa kalangitan kasi hindi naman siya banal. Hello? Hindi siya i-honor ng Diyos. Tuturo siya dyan ng faith. Eh yung faith niya, fake na fake. Kung sa utang, nagsosolicit. So paano i-honor ng Diyos yung teaching mo ng faith? Yung salita niya totoo, pero hindi kanya i-honor kasi pag in-honor ka niya, madadagdagan yung hypocrite sa church at ang Diyos nagtotolerate ng mga hypocrite kasi hindi mo naman pinamuhay yung tinuturo mo.
Kaya hindi ito paramihan ng nalalaman eh. Paramihan ito ng karanasan sa Diyos at kamatayan sa sarili. Paramihan ito ng ipinamuhay na utos ng Diyos. Kaya kahit hindi ka magaling, hindi ka matalino, pag pinamumuhay mo salita niya, kahit saan ka pumunta, i-honor ka niya. Kaya hindi ka magaling sa missiology, hindi ka nag-aral ng soul winning, tsaka evangelism, pag nangaral ka, tagsalita ka, dadalang ka ng Diyos ng kaluluwa kasi ino-honor niya yung buhay mo. Dami yan, turo ng prayer. Wala naman siyang answer sa prayer. Pero yung nananalangin, nalangin may panalangin, hindi pa siya tapos magsalita patungkol sa prayer at di pa siya nagtetestify ng answer prayer niya, umiiyak na yung mga tao at siya ilumuluha na sapagat yung ginagawa niya ay pinapatotohan na Diyos sapagat buhay niya. Amen? Turo ng love yung bishop at pastor, pero yung ugali, Diyos ko. Amen? Matitigan lang, naghihinanakit na. Pag hindi natitigan, mas lalo naghihinanakit. Ano yung ibig kong sabihin? Tuturo ng love. Pero kahit tama yung sinabi, nasaktan siya, galit siya. Amen? At ang sabi niya, bakit ikaw lang ba may pulpito pag uwi ko, ikaw lang may ipupulpito ko? Nakita niyo yan? Puro head knowledge po yan. Ang dami dyan, nagpupupost na magagandang quotation sa Facebook. Totoo po yan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tingnan niyo po yung mga Facebook ng mga kapatiran sa buong mundo. Kahit hindi sila friends, hindi kayo subscriber, hindi kayo sharer. Makikita niyo kaganda ng post dyan. Pero alam ng Diyos kung ano yung pinamuhay nila riyan at hindi nila pinamuhay. Amen? Eh sa totoo lang, ang dami nagbabasa ng daily bread, yung maliit. 365 a days, isang taon po yun, daily bread. Kahit nga ang believer, nagkukukot siya ng daily bread, pero hindi siya ligtas. Eh kasi siyempre, binasa mo lang naman yan. Yan din naman ang Bible eh, pwede ka naman kumuha dyan, ipupos mo eh. Walang question sa Word of God, pero ikaw, yung pinus mo, buhay mo ba yan? Naranasan mo ba yan? Sinunod mo ba yan? Wala akong kausap dito. Kaya walang anointing, walang manifest presence ng Diyos. Tapos yung iba dyan, ang ganda-ganda ng pinakikita sa post. Second coming of Jesus Christ. Ayun, merong ano, animation, nakasakay sa kabayo, nakaputi, tapos may mga kasunod siyang mga banal din. Puro yan ang Panginoon po. Paano ka nagkaroon ng second coming malibang na-rapture ka muna? Kaya yung marami pong uneducated, kahit pastor, pastora, bishop, walang discernment. Hindi alam po yung biblical prophetic order ng event. Ang ganda-ganda po nun. Kung kukunin ko yung cellphone ko, ipipicture ko sa inyo, ang ganda-ganda niyan, para ka nanood ng pelikula eh. Alam niyo, ibig kong sabihin? Sinisend sa mga unbeliever? O yung unbeliever, walang naintindihan, maaaring makumbik, nabababa ang Lord. Pero sa mata ng Diyos, hindi po matuwid yun. Hindi second coming dapat ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, rapture. Kasi walang second coming malibang may rapture muna. Tingnan niyo po ako ha. Walang sign ng rapture. Anumang araw at oras ay po pwedeng bumaba si Jesus at yun na po ang rapture. Wala po siyang sign. Ang tawag po dyan, the doctrine of imminency. May ibig sabihin, anytime. Kaya nga nung malaman nung early church na ang Lord ay babalik, eh talagang i-evangelize the world. Binente mga ari-arian, they live for Jesus. Kasi naniniwala silang ang pagbabalik ni Jesus, anumang araw, anumang oras. Wala sa isip nila na tatagal ito na mahigit 2,000 taon. Kasi nga, yun po ang doctrine na po, imminency. Anytime. Kaya mga nagtuturo dyan na may tanda pa, ay dapat tandaan niyo kung sino yun, nagtuturo ng mali yun. Dangerous po yun. Doon pumapasok na naman yung godly jealousy sa puso ni tatay, yung barteng, kasi deception po yun.
At kung pag-aaralan nyo ang Bible, gumagamit ang Lord ng mga illustration, at siya na po dyan yung magnanakaw sa gabi. Tanungin ko po kayong lahat, yung po bang magnanakaw magpapaalam sa inyo bago kayo nakawan? Hindi. Hindi niya rin sasabihin kung umaga siya, papasok ng banyo, tanghali, hapong gabi, madaling araw kung saan siya dadaan. Bigla siyang dadating. Ganyan po ang rapture. At hindi rin sasabihin na magnanakaw sa'yo kung anong nanakawin niya. Are you with me? Kaya yun po nagtuturo, marami pang tanda, 3, 4, 5, 6, 7 na magaganap bago mag-rapture. Tandaan niyo po sila, nagtuturo ng mali yun. At huwag niyo silang pakinggan. Si Tatay Apostol, pakinggan ninyo. Akong kausap dito. The doctrine of imminency. Anytime, any moment. Explanation yan, ito lang eh. Sa Greek, ang ibig pong sabihin, it is hanging in your head. Nasa ulo mo. Yan ang rapture. Ang Lord mula sa langit, bababa. Biglaan. Itong bagay na ito, anumang araw, anumang oras, babagsak sa iyo. Yun pong ibig sabihin. Walang sign. Anumang araw, oras, bababa. Now, malinaw po yan, ha? Ito po ang shocking dito. Wala pong sign ang rapture. Anumang araw at anumang oras, si Jesus bababa. Malinaw po yan, tayo yung dalawang ngamay na nakakaintindi. Walang sign, ha? Pero merong sign pag naganap na ang rapture. Ulitin natin, ha? Malinaw po ito. Walang sign ng rapture. Maari ngayon, mamaya bukas. Malinaw po yun. Pero merong sign na dumating na ang rapture. Ano po ang sign? Yung mga libingan, bumukas. Ulitin natin, ha? Walang sign ng rapture. Maaring mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, hindi pa ako tapos dito, na-rapture na tayo. Amen? Anumang oras. Pero may sign na dumating na ang rapture. Ano yung sign? Yung mga libingan na mga banal na bukasan. Ikalawang sign, yung mga anak ng Diyos sa pangunguna ng Living Light Jesus Church na nawala. Yung ating mga bahay, wala ng laman. Yung sasakyan, wala ng laman. Yung bag mo, LB talaga yan, o siluwi lang yan, tsaka biton. Naiwan. Yung high heel mo, yung low heel mo, naiwan. Amen? Yung suot mong yan, naiwan. At dito po sila makakakita na napakarami pong kasuotan sa lupa. Hindi na kailangan pumunta pa ng ukay-ukay. Bahala silang pumili. Dahil lahat ng kasuotan na suot natin, magbabagsakan sa lupa lahat. Pumili sila ng Amerikana, small, medium, large, sapatos, iiwan lahat yan. Pati salamin, iiwan yan. Pati contact lens, hallelujah. Sabi ko, pati contact lens, hallelujah. Are you with me? Ang dami ko nakitang bishop at pastor, nag-aral sa Bible ko, lumangmang sa Bible. Tapos sasabihin, eh mga apostol, puro power yan. Puro miracle lang yan. Hehehe. Eh, itong pinapaliwanag ko. Hindi ba ito'y Bible? Hindi ka pwede maging apostol pag mangmang ka sa kasulatan. Wala apostol na mangmang sa Bible. Diablo lang. Amen? Eka tatlo. Wala na nagpupunta ng bukid. Wala na nagbubukas ng presbiter. Yan ang mga sign na dumating na ang rapture.
Yung mga nakasakay sa aeroplano, kulang na ng pasahero. Nakasakay sa barko, nakasakay sa jeep, sa bus, sa tricycle. Kung yung driver, mananampalataya, nawala ang driver. Kung saan na lang pupunta yung tricycle niya. Are you with me? Walang sign ng rapture, anumang araw, anumang oras. Pero merong sign kung ang rapture naganap na. Oo, huwag po natin kakalimutan yan. Taas po yung kamay na nakakaintindi ng sinasabi ko. Kaya yung pagdating ni Kristo sa buhay natin, ang katiyakan ng ating eternal life. At pag na kay Kristo ka, wala kang takot sa kamatayan, because Jesus said in John 14:19, because I live, you live. At kung merong mga umuwi na sa Panginoon na nauna, kagaya ni Paul, Peter, John, and James, ng mga mahal nyo sa buhay, Jesus said in John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Hindi yung sinabing I was or I will be. I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. And when he dies, he will live again. He will live again. He will live again. Kasi Pablo ay hindi natatakot pugutan ng ulo at mamatay sapagkat alam niya ang nakay Kristo hindi namamatay, umuwi lang sa kanyang magulang at sa kanyang totoong tahanan. Kapag nakay Kristo ka, buhay ka o na martyr ka, walang lugi, lahat ay pakinabang. At napakalagang maunawaan ito ng church, kaya ako ini-stress, dinidiin, sapagkat ito ang dahilan kung bakit marami ay hindi maka-excel, mag-succeed sa paglilingkod, kasi kulang ng naintindihan. Maraming kinakatakutan, inaalala, pinapangamba, nakalimutan kay Kristo kumpleto siya. Amen. Eh, by the way, Tate Apostol, ano ba yung assurance na yung mga natulog kay Kristo ay mabubuhay muli mula sa mga patay? Ano yung assurance? Isa lang. Kung si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, yung sumasa kanya, bubuhayin din niya. At lahat po na nagtuturo ng gospel na hindi ito yung tinuturo, ay kulang po yung gospel niya. Pag sinabi natin gospel, isisimplify ko lang to ha. Saka natin ito tatalakayin ng gusto. Pag sinabing gospel, hindi lang to good news. Yung good news ng Diyos, bad news kay Satan yan. Pag sinabing gospel, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung redemption na ginawa ni Jesus sa cross. Ayun po, ang John 3:16-17, Romans 5:8-9. Isisimplify ko lang po ito. Hindi lang po redemption ang pinag-uusapan natin. Kasi kung redemption lang, hindi gospel yan. Kulang po yan. Alam, sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15, verse 1 up to 58, at kung gusto niyo pong basahin sa bahay niyo, verse 1 hanggang 20, andiyan dyan na po yung ipapaliwanag ko. Si Kristo po ay hindi lamang namatay, hindi lang siya inilibing, siya po ay nabuhay. Kaya kung ang sasabihin lang po ng mga speaker about the gospel of Christ at magtuturo ng so-called gospel of Christ ay yung sabi ni Jesus sa cross, ito po ay partial gospel. Are you with me? Ang trabaho ng apostol ay correct ang maling turo at establish ang tama. Dahil paano mabubuhay yung mga namahinga at natulog kay Kristo kung si Kristo hindi nabuhay? So, ang sabi ni Pablo, sayang yung ating faith, yung ating passion, yung ating prayer, yung ating giving, yung mga moving coalition na yan, yung mga marcha na yan, mga caravan na yan, mga so-called intercession na yan. Sayang lahat ng ating pagdalo, pagsamba, sayang lahat ito. Kasi si Kristo hindi nabuhay. Saan pupunta faith natin? E patay siya. Pag tayo namatay, patay rin tayo. So, walang pag-asa. Pero siya'y nabuhay. Kaya kung siya'y nabuhay, yung mga namahinga kay Kristo, mabubuhay din. Kaya ang tawag
ng Bible sa naganap na yan ay ano? Christ is the firstborn of the resurrection. Unang binhi na nabuhay. Ang ibig sabihin, may kasunod pa. So, ito po ang gospel. Redemption, resurrection, rapture. Ngayon ang pumalakpak mga tao rito. At ang resurrection, ang nag-establish, nag-confirm, nagbigay po ng full power sa redemptive work na ginawa ni Jesus sa cross. Hello. At ang resurrection ay palaging nakakonek sa rapture. Sapagkat ang sabi ng 1 Thessalonians 4:13-18, pagbaba ni Jesus sa tunog ng trumpeta ng anghel, ang mga namahinga o natulog kay Kristo ay babangon. Anong tawag sa salitang bumangon? Resurrection! Kaya ang resurrection ay connected sa rapture. At kung bakit babalik ang Panginoon, hindi para kunin lamang tayong buhay, kundi para yung mga natulog sa Kanya ay bangon! Buhayin! At ang binubuhay ay hindi yung ating espiritu at kaluluwa sapagkat hindi siya namamatay. To be absent with the body is to be present with the Lord. Ano po binuhay? Yung katawan. Dahil yung po ang nabulok. Bakit nabulok? Sapagkat siya'y galing sa alabok. Kumuha ang Diyos ng alabok at siya'y hinuri ng tao at hiningahan ng buhay niya. Siya'y naging living soul. Kaya ang espiritu galing sa Diyos, yung katawan galing sa lupa, sa alabok. Kaya ang espiritu babalik sa Diyos, yung katawan babalik sa lupa dahil siya'y galing sa lupa. Yun po ang bubuhayin. Kaya maling turo yan. Na ang bubuhayin ng espiritu, hindi siya namamatay. Hindi namamatay ang kaluluwa. There is no such thing as soul is sleep or spirit is sleep. Ang natulog katawan. Eh, paano ito, Tate Apostol, eh? Na-cremate na ito. Naagnas na nabulok. Yung ibang simang Kristiyano ay kinain ng pating. Wala na. Nagkalusalusan ng katawan sa dagat. Yung iba eh, sinagpang ng buhay, mga misyonary. So, nilunok. Paano ito? Walang imposible sa Diyos. Lahat lang yan ay bubuuin niya, bubuhayin niya! At pagkatapos na ito, ibuuin niya, babaguhin niya! Kaya itong mortal ay magiging immortal, itong earthly ay magiging heavenly, ito pong natural ay magiging spiritual. At kung ano yung katawan ni Kristo, siyang magiging katawan natin, parehas lang. Kaya napakahalaga that you may grow in the grace and the knowledge of Christ. Ang tinanggap nyo ay Diyos. At kung bakit sinasabi natin may eternal life tayo, because the eternal God, whose name is Jesus Christ, lives in us. At yun ang ating eternal life. Oh, Jesus. It's time to know the Lord who lives in you. You must grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ito po ang apostolic revelation, apostolic doctrine, apostolic teaching. Christ in you. In you, in you, the hope of glory. Si Kristong sama sa inyo, ang buhay niyo, ang nature niyo, ang substance niyo. Hello? Si Kristo ang justification niyo, ang sanctification niyo, ang holiness niyo, ang righteousness niyo, ang joy, ang peace, ang honor, ang glory, ang power, ang wisdom, ang wealth, ang riches. Kaya huwag kayo magsabing kulang kayo. In Christ, you are complete. Perfect. Hindi nyo kailangan mag-struggle kagaya ng mga bishop at pastor nangungutang nagsosolicit at tututong mag-pray ng kasinungaling ang panalangin para mabuhay. Hindi nyo ba alam lahat ng sama ay inyo? Nang dumating si Kristo sa buhay nyo, lahat ng pag-aari ng ama inyo na. Hindi nyo binayaran si Kristo
Hindi tayo nagpagal ng pagod para maligtas. Si Kristo ang nagpagal ng pagod, nagbigay ng buhay niya para tayo maligtas. At ang sabi ng Romans 8:32, kung naibigay ng Diyos si Kristo sa atin ng libre, bakit hindi niya malayang ibibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin? Kung yung kanyang anak ay naibigay sa atin ng libre, bakit yung iba'y pagpapagura natin? My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Supply, puliparnis, complete, abundance, the best! So, kailangan ng dyan apostolic revelation, apostolic teaching, para ma-enjoy niya ang kanyang completion at perfection in Christ Jesus. Lift your hands and enjoy the Holy Ghost. Go on. Just enjoy God. Moving, no one walking, no one talking. All eyes are closed, all heads are bowed, all hearts are open. Imamanipis pa ng Holy Spirit ang kanyang presensya sa isang makapal na manifestasyon at kapahayagan. Get ready. Anaganap kanina, isimula. But the best is yet to come. Kay Rian, sa Facebook, sa YouTube, sa website, sa LSN, sa television, sa radio, the Holy Spirit is in your house. The glory of God is all over you. He's the Spirit of Christ. He will reveal Christ to you. He will quicken your mortal bodies to life and to health. For the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that will quicken your mortal bodies to life and to health. Just desire to touch God today. For His willing hand will so eager to touch you. Mga babae ng Diyos, mga lalaki ng Diyos. Nothing is wasted in His sweet presence. Sabi ko, walang sayang sa kanyang matamis na presensya. In His presence, there is life. In His presence, there is healing. In His presence, there is joy. In His presence, there is peace. In His presence, there is power. In His presence, there is deliverance. In His presence, there is victory, sure victory. In His presence, you are saved. You are saved. You are secure. You are satisfied. Make His presence your home. Reveal Christ to all. First, to your family, to your barangay, to your city, everywhere, to all kinds of people. Dahil si Kristo lang ang sagot sa problema ng buong mundo. Hindi lamang mga virus ang problema ng mundo, marami pa. And Christ is the only answer. Jesus is the only Savior of the world. At Siya'y nanahan sa inyo para mahayag sa pamamagitan ninyo. Napakarami may sakit, may karamdaman. Heal them all. Cleanse the leper, raise the dead.
Cast out demon. Open the eyes of the blind, the ears of the deaf. Open the mouth of the mute, let them speak the wonders of God. Hayaan natin makita nila si Kristo at ang kanyang kaluwalhatian sa inyong mga buhay. Let them be attracted. Be attracted in you because of Christ and His glory that lives in you and are resting in you. You are perfectly healthy, beloved. Si Kristo ay nasa inyong espiritu, kalalawa at katawan. He's all over you. Confess your health, confess your healing, not your pain, not what you feel, not what the doctor says, but what Christ has done for you on the cross. Siya'y nasugatan dahil sa inyong mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa inyong mga pagsalansang at pagsiway. Oh, ang parusa ng parusa sa ating kapayapaan ay kinuha niya. Sa kanyang mga sugat, lahat ng karamdaman niya ay gumaling na. When you declare that and claim that by faith, Christ who lives in you, the Holy Spirit who make you His temple, will quicken your body to health. Magdali, pag nagkukumunyon tayo, yun ang nangyayari. When we partake the Holy Communion by faith and we claim our healing, God who lives in us, quicken our mortal bodies to life and to health. Are you listening? Do you understand what I'm talking about? Apostolic revelation. Alam yan ng mga apostol, kaya wala sa kanilang namatay sa sakit kahit isa. At si Dr. Luke ay magaling na doktor. Siya po isang Grego, isang Greek. Siya lamang po ang hintil sa lahat ng apostol. Lahat po ay Jew. Siya po ang stenographer, secretary, typewriter ni Paul the Apostle. Pero kahit misa, hindi siya nagsuggest ng gamot o medisina sapagat alam niya revelation. Are you with me? And yes, isa siya sa pinakamagaling na doktor nung panahon niya. Alam niya at alam ng mga apostol nang magagamot ay nakatira sa kanila. Nasa espiritu nila, nasa cornea, retina, pupil, earwax, eardrum, baga at ay lapay, abdo, bituka, dugo, buto, laman. Are you hearing me? It's time to grow in the grace and the knowledge of Jesus Christ. In Christ, you are complete. Korababa kataka. Ano ang diablo at karamdaman? No one can hurt us. Jesus is our shield. We are immortal. This revelation will leave you in the spirit, will leave your faith higher and higher in God. It will bring you to your glory days. This revelation will cause you to enjoy your glory days. And this revelation will expedite the salvation of the lost. Hallelujah! Ang kapahayagan ito ay magpapabilis sa kaligtasan ng mga kamag-anak natin, hindi ligtas, kapitbahay, kabarangay, kaklase, kasama sa negosyo, trabaho, kapatid ang nagsipag-backslide. My God, send your apostle to your church worldwide. Oh, bring me to the church and bring the church to me, and I will bring her to you like a chaste virgin. Kayo ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamatalino, pinakabanal, pinakamalinis, pinakakompleto, pinaka-advanced na taong nabubuhay sa ipamaw ng lupa. Na bago pa mangyari isang bagay, alam na natin, hindi natin kailangan na manghuhula. Because the Holy Spirit who lives in us is the Spirit of prophecy. And Jesus said, the Holy Spirit will come upon you and will teach you the things that are yet to come. And He will show you the future. He will take what is mine and teach it to you because everything is mine. And He will teach everything to you that is mine. He will take from me and He will teach it to you. He will come to you, will be in you,
and will come again and again to you. Hallelujah. At ang sumahid ang langis sa noon ni Saul, siya po ay naging bagong tao. And he prophesied. Oh, the church will grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito dapat tinuturo ng mga pastor, hindi teori, hindi theology, but Jesus! At maunawaan ang church kung sino yung tinanggap niya, anong benepisyo nito, anong bunga nito sa kanya. At yung blessing na ihatid niya sa marami dahil kay Kristong tumira sa kanya. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. In you, Lord, we are complete. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Habang in-enjoy po ng mga hinirang ng Diyos ang presensya ng Diyos, Espiritu Santo, malayang gumagalaw sa aming kalagitnaan. Kayo pong viewer at listener ng programa ng Diyos ang oras ng Himala, sa television, sa radio, sa YouTube, sa Facebook, sa podcast, sa LSN, sa ating Living Lodges Apostolic Revival Satellite Network Worldwide. Marami sa inyo hindi pa tumatanggap kay Jesus. Wala pa kayong eternal life, wala pa kayong immunity, wala pa po kayong security at safety habang panahon. Pero ngayon po ay dadating sa inyo. Sumabay po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po ito ng buong puso. Ama, eto po ako. Humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ginawa ko mula pagkabata yung sa araw at oras na ito. Patawad po sa aking mga kasalanan, sinasadya o hindi na nagawa. Patawad po sa paglabat ko sa katotohanan. Kawalan ko ng panahon para mahalin ka. Dumalo ng gawain. Basahin ang mga salita mo at ipamuhay ang mga utos mo. Patawad po na hindi ako sa'yo nagtiwala sa lahat ng pangangailangan ko. Patawad po kung humanap ako ng kaligayahan sa mundo. Patawad po ako po'y nabuhay sa laman, naghinanakit, nagtampo, nahabag sa sarili, nagsugal, nanigarilyo, uminom ng alak, gumamit ng bawal na gamot, nang ano niya, nakiapide. At awad po, kung kayo naniwala at nagpagamot sa mga albularyo, espiritista, mananawas, tarot reader,
Bengso expert at manguhula. Panginoon, pagod na po ako. Marami na akong reliyon pinasukan. Pero hindi na bago ang buhay ko. Hindi ko naranasan ang totoong kaligtasan. Panginoong Jesus, magpapahinga ako sa iyo. Dahil ang sabi mo, ang lahat ng pagal at pagod ay lumapit sa iyo at bibigyan mo ng kapahingahan. Lord Jesus, come into my heart. I receive you now as my Lord and personal Savior. Wash me with your blood. Cleanse me. Take away my sinful nature. Replace it with your divine nature, which is my divine life. My substance, my being, my living. Thank you for dying for me and rising again from the dead to give me eternal life. I receive it, Father. I am washed by the blood of Jesus. I am saved. I am free. Anak na ako ng Diyos. At dahil ako'y pinatawad mo na nang walang kondominasyon, akusasyon, pag-alala sa mga ginawa kong kasalanan, pinapatawad ko na rin ang lahat ng sa akin ay nagkasala. Ngayon din, sige po, banggitin niyo po ang mga taong kayo po ay nagtampot, naghinanakit. Patawarin niyo po sila. Do it today. And enjoy your glory days here, tomorrow, and forever. Magpatawad po kayo. Hanggang may maalala po kayo, patawarin ninyo. Nakapagpatawad na po kayo, receive your healing and miracles today because I will pray. Ang panalangin ko po, hindi baka sakaling sagutin ng Diyos. Kasi kung siya po yung baka sakaling, hindi na po ako mananalangin. I have the full confidence na lahat ng prayer ko ay sinagot ng Ama. Lahat, hindi marami, lahat. Mapapalad ang taong malinis ang puso. Hindi nilang makikita ang Diyos. Mabubuhay siya sa answers prayer mula sa Diyos. Kahintayin ko po ang inyong tawag, ang inyong message, ang inyong email, ang inyong text. Babalita ako sa buong mundo, una sa bansang ito, na si Jesus ang nagligtas at nagpagaling, nagpalaya sa inyo. Satanas, dinideklara ko, tapos na ang panggugulo mo sa buhay ng lahat. Seducing demon, deceiving demon, wrong teaching in this end time mula sa mga seducing spirits, I rebuke you. Glaucoma, katarata, cancer, sa dibdib, sa utak, sa lalamunan, sa buto, sa bato, sa baga, sa lapay, sa atay, sa bato, bato sa bato, bato sa abdo, die! In Jesus' name. Rayuma, takot sa COVID, sa Delta variant, o ano pa mga variant yan, I rebuke you. Fear,
You are a spirit. At mga sakit na yan, I rebuke you. You are a liar, Satan. You are powerless. You are useless nonsense under our feet forever. Pinawawalang bisa ako yung lungkot na yan. Sexual immorality, sexual perversion, anger, rage. I rebuke you. Espiritu ka namang kukulam, espiritista, mambabarang, albularyo, magic, witchcraft, I break your control. I declare that genetic ties and generation curse are broken in Jesus' name. Espiritu ka ng kahirapan, I rebuke you. Espiritu ka ng ulcer, pagkabao, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, go! I rebuke you in Jesus' name. At dinideklara ko ang mga naka-wheelchair ay pinagagaling ng Panginoon. Ang mga paralyze ay pinagagaling ng Panginoon. Ang mga buto nyo ay inuunat niya, ang mga laman nyo ay pinalulusog niya, yung mga ugat nyo ay pinapalakas niya. At mula ulo hanggang talampakan na hinihipo niya kayo ngayon, kayo po'y pinagagaling niya. Ang mga bukol nyo ay tinunaw niya na. At hindi lang siya nagpapagaling, he is performing creative miracles. Yung walang bagay, binibigyan niya ng bagay, yung mga sirang bato na yan, kaya kayo dinadialysis, ay binabago niya, binibigyan niya kayo ng bagong mga bato, bagong atay, bagong lapay, bagong cornea, retina, pupil, perfect vision in Jesus' name. At ang mahina niyong katawan ay pinapalakas niya. At pinawawalang bisa ako, espiritu ng kahirapan, yung control na yun, Satanas, sa pananalipin nila, because they are under curse before, but now they are under the blessings of the Son of God. You have no place in their business, in their life, in their finances, in their future. Go! Iwanan naman sila in Jesus' name. And I declare, you are free. God, restore your prosperity, your joy. Father, I ask, as I bless them with your wisdom, open their eyes of their understanding that they may see the Lord in His perfection, that they may grow in the grace and the knowledge of Him, and live your life and do your works. Dalawin mo ang bawat tahanan, ang bawat buhay, ang bawat pamilya. Saan man sila, sa NCR, sa Luzon, besides Mindanao and around the world, touch them all today. Salamat, ito po'y naganap na nangyari na. Tabi nating lahat, dinalaw ako ng Diyos. Niligtas niya ako. Pinagaling niya ang aramdaman ko. Pinagpala niya ako. Pinuspos niya ako ng kanyang presensya. Ginawa niya akong makapangyarihan. Ang buhay ni Jesus ay ikabubuhay ko. Ang mga gawa niya ay gagawin ko at tatapusin kong kalooban ng Ama. At hindi ko kakalimutan, tulog ako o gising, may kasama o wala, si Kristo ay nakatira sa akin at ako ay kompleto sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. So, hintayin ko po ang inyo pong testimonies, ang inyo pong praise report, ang inyong email, ang inyong text, ang inyong tawag. Napakarami pong himala ang ginawa ng Panginoon. At salamat sa inyo pong katapatan sa pagbibigay ng inyong mga ikaputandog. Napakahalaga po niyan. Alam niyo po, napakarami nating television, million-million po expenses monthly. Kaya salamat sa inyo pong pagpapasya na magbigay sa television at radio ng tuloy-tuloy at magdagdag pa dahil kayo po'y pinagpala ng Diyos. Ganoon din po sa dwelling place. Salamat din po sa inyong kaloob sa mission travel, sa mission of love, at sa mga nag-aayuno. At huwag niyong kakalimutan, ang ikapupo nating lahat ay binibigay sa Diyos at mga offerings ay sa karangalan niya. Hindi po ito basta ginagamit lang. Siya po'y ginagamit hanggang sa pinakahuling sentimo. Wala tayong dapat ikatakot at ipangamba. Sapagkat hindi lang po siya napunta sa magandang ministeri at matabang lupa, kundi lahat po ng ito ay babalik ng Diyos sa inyo ng sobra-sobra sa inyong mga ibinigay. Purihin ang Diyos. Kaya pamalitan niyo pong oras ng Himala, ang Apostolic Church, ang Living Like Jesus Church, ang Apostolic Revelation, ang mandate. At salamat po sa panalangin niyo sa buhay ng kanyang lingkod at ng kanyang pamilya.
we earnestly covet your prayer. As Paul have said, pray for us. Do the same thing for us. Pray for us. Hindi kami humingi ng panalangin kasi hindi kami nananalangin. I cannot live a day without an experience with God. Pero kailangan po natin ng panalangin. So we can walk 100% to the will of God. No turning to the right, no turning to the left, neither moving backward slowly or long, but pressing on to the perfection of the church. And God bless you more. At kung anong gagawin niyo sa amin, I'm here to tell you, gagawin din ng Diyos sa inyong pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang mamalaki po sa aming karangalang mapatotohan ng mahal ka namin. Kaya salamat na kami tinuruan mong mag-ikapot, maghandog at mag-first fruit kada unang buwan ng bawat bagong taon. Dahil ang ibig sabihin nun ay hindi pera, but priority. Sino ang mahal namin? Ikaw o ang pera? Sino ang una sa amin? Ikaw o ang pera? Sino ang una sa amin? Ang pangangailangan mo, ang gawain mo, ang pangangailangan namin. At dahil kami po ay nabuhay sa kapahayagan, ang langit sa amin ay bukas. Salamat po na wala kaming binigay sa iyo, na kami nalugi, naghirap at nawalan. Bagkus, siya po ang naging daan upang ang sakdal mong biyaya sangayon sa Romans 15:20 ay matamo namin at maranasan. Thank you, Lord, for this fully furnished, abundant, best, complete supply ng lahat ng aming needs. Nararapture po kami sa bukas na langit, napakayaman, satisfied, secure, because of you and your great faithfulness. So be it. At ang lahat po ng bless at so much bless ay forever bless at forever bless ay sama-sama magsabi ng amen and amen. Sa ginawa niya po sa araw nito, grabe po yung pagdalaw niya, grabe po yung paghipo niya po sa puso ko, nandun po yung kalwalatian niya. Grabe po, hindi ko po mapaliwanag ito. Tapos, sobrang blessed po ako sa buhay po ng lingkod ng Diyos. Sa mga turo't aral niya po, doon ko po naranasan kung paano magmahal sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang totoong lingkod ng Diyos. Yung mga turo, talagang tumagos talaga sa puso. Talagang ramdam na ramdam ko talaga yung presensya ng Lord. Kaya marami rin ako natutunan sa Kanya, sa mga Kanya mga sinasabi. Kaya papasalamat ako sa mga turo niya. Talagang tunay na tunay talaga. At Jesus is our Shield Worldwide Ministries. Oras ng Himala. Miracle after miracle explosion. The outpouring of God's glory is so awesome. God's revelations are so powerful. And supernatural miracles abound. Witness and receive your desired miracles. And enjoy God's super abundant blessings. Pumunta po sila sa lugar ito, ang laki-laki po ng bukol ng tatay niya. Ngayon po nag-iulat siya, bigla po natunaw yung bukol sa leg ng tatay niya na cancer. Nawala! Nawala po yung bukol. Nagulat po silang dalawa. Nawala yung bukol. Hindi na po siya kumakain. Ang sabi po ng doktor, tutubuhan daw po siya ng tatlo sa leeg, tsaka bubutasan daw po yung dito. Sino nagpagaling sa tatay mo? Jesus po. Hey, Jesus. Thank you, Jesus. Magaling na po ako. Lakad. Nagliwanag na po ang buhay ko. Lakad. Pakiakit yung wheelchair ni tatay. Asan yung wheelchair ni tatay? Inuulit ko po, millions of miracles are taking place all over the country and around the world. Now, kumusta na kayo ngayon? Lakad. Palakpakan po natin si Jesus. Hallelujah. Attend to our Living Light Jesus
Sunday Miracle Morning Service from 8 a.m. to 12 noon, headed by the woman of God, Prophetess Elena Gaw Carrillo. And the Living Like Jesus Sunday Miracle Afternoon Service from 2 to 7 p.m., headed by the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, held at the ministry's main church, number 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City. As you attend, we ensure your safety and comfort and even raised up our standard in following safety precautions and complying with government guidelines. For reservation, please call to our Living Like Jesus hotline, plus 632-88-546-796. Attend, invite your friends and loved ones, and bring all the sick and the afflicted. Free admission. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God! Greater, greater, greater. Experiencing the greater glory of God. Holy Spirit, Thou art welcome. And his latest worship album in CD entitled Goodness of God, Hallelujah, Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the woman of God, Prophetess Elena G. Carrillo. For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. Fulfilling the Great Commission. Making a difference. Sharing God's love. Ang dakilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa
ay tunay ngang nadadama at nahahayag sa mission of love, love in action. Kasi po, kanginang maaga pa, umakyat ang tubig na sa ilog. Napilitan na kami ng lumikas. Inabot ang baha ng aming bahay, kaya kami nandito. Nandito na kami mga pamilya. Nasira nga yung papag ko eh. O lahat kami, inabutan din ang baha. Natakot ako, malakas daw ang ulan darating, kaya kami pumunta rito. Lampas mo, baywang kung bumabahal sa amin. Kaya naglikas po kami kay lumipad na yun isang yero. Tapos wala pa po kung kaming oriente. Kandila lang namang ilaw. May kasama po akong mga bata. Siyempre mahirap na rin po baka mamaya maaksidente. Lalo pat mabilis yung ano ng tubig. Nakailang baha na kami. Kaya lagi kami nandito sa evacuation. Wala na po kami mapuntahan, kundi dilit lang po. So yun, napag-decision na namin na lumigas para sa kaligtasan rin namin. Salamat po ako sa Ginoo na narinig ko tungod sa Ginoo. Naranasan po namin na gumaan po yung pakiramdam namin dahil sa mga salita ng Diyos. Parang na-enlighten ang aking mind na kailangan talaga ang mga tao ay lumapit sa Panginoon. Maraming salamat po sa sabi niyo sa amin at natulungan niyo kami sa aming paghihirap na ito. Nagpapasalamat po ako kahit po madaling araw ay nagawa nilang pumunta rito para maghatid po ng kanilang tulong. Kahit bumabagyo, nandiyan po sila para sa mga taong nangangailangan. Salamat din po sa Mission of Love sa pagtulong nyo. Sa ngalan ng mga daycare teachers ng buong District 6, ako po ay nagpapasalamat na maiparating ang mga salita ng Diyos. So despite sa ganitong oras at saka sa ganitong panahon, maraming salamat po sa oras ng Himala, Mission of Love, Love in Action, sa inyong ginawang pagtulong sa mga taong natalanta ng baha dito sa Barangay Apolonio Samson. Thank you and God bless. Stay connected, be updated, and make a difference as you grow deeper in your relationship with God and pursue your heavenly calling. Just like and follow the official Facebook page of the Living Like Jesus Youth at www.facebook.com/LLJYOfficial. Everyone is welcome to like and follow and share posts. And together, let's fill this nation and the whole world with the gospel and living like Jesus' revelations, touching innumerable precious souls. The prophecy that 1 billion youth will enter heaven. Your one click, one like, or one share can reach millions upon millions of lives in just one moment. So make the most out of each moment. Use your social media accounts for the glory of God and for the salvation of souls. And God bless you. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony.
don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carilli, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest anti-move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.